Ito ay tunay na kwento. Walang eksaktong lugar at taon. Itago na lang natin siya sa pangalang Antonio. Antonio, apo! Halika nga rito. Ipagigib mo nga ako ng tubig. Hindi na kaya ng lolo mo ang magbuhat. Masakit na rin ang likod ko. 11 taong gulang ako ng mga panahong ito. Nang madalas akong tawagin ng aking lolo sa pagigib ng tubig. Di naman kalayuan ang kuhanan ng tubig sa bahay ni lolo. Di bomba pa yon, yung pinagkukuhanan ko noon ng tubig, yung tinatawag na poso. Tuwang-tuwa ako noon kapag tinatawag ako nito. Dahil sigurado mamaya, meron na naman akong 5 piso. Malaki na yon para sa akin noon. Dagdag na rin para sa baon ko. Minsan ay nakita ko itong si Lolo na may kinakausap sa loob ng kanyang tahanan habang nakaupo ito sa isang upuan na yari sa ratan. Yung upuan na tumba-tumba ng mga matatanda habang pakuya-kuya ko itong nakaupo doon. Sa pagkakamasid ko dito ay parang nakaupo lang ito. Nakausap ang kumpare niya. Ang sa akin lang ng mga oras na yon, wala akong makitang kausap niya. Iniisip ko na lang noon na baka dala na rin ng katandaan niya, kaya nagsasalita na ito ng mag-isa. Tinawag ko ito upang ipaalam na nandoon ang tubig niya. Lo, nandito na ho ang inyong tubig. Wika naman ito sa akin. Sige apo, iwanan mo na lang dyan at lumapit ka muna rito sa akin. Tuwang-tuwa na ako kapag pinapalapit ako nito sa kanya. Dahil siguradong may 5 piso na naman ako. Apo, Antonio, eto o, idagdag mo sa baon mo bukas. Wika ko naman dito pagkakuha ko ng 5 piso. Lo, sino ho ang kausap nyo kanina? Parang ang sarapan ng pagkakaupo nyo. Pati ng kwentuhan nyo. Sino ho ba yung kausap nyo? Wala naman ho akong makitang tao, Lo. Kanina ko pa ho kayo tinitingnan. Maya-maya ay ngumiti lang naman ito sa akin habang nakatingin. 61 years old na nga pala si Lolo noon. At talagang uugod-ugod na rin. Ang libangan lang nito ay magtanim ng mga gulay sa likod ng kanyang bahay. At isa pang libangan ito na hindi niya maiwan-iwan sa kanyang sarili ay ang pagtaya nito sa wedding. Madalas itong nananalo sa kanyang pagtaya. Kaya nga mas malaki ang binibigay nito sa akin. Kapag nananalo ito, kaya madalas akong nakatambay sa bahay ni Lolo. Para pag nagpaigib ng tubig, automatic may pera ako. Kaya nga kapag hinahanap ako ng mga magulang ko nun, dito lang ako sa bahay ni Lolo natatagpuan. Itago na lang natin ang pangalan ng aking Lolo sa Lolo Pabian. Dahil nga madalas may pera ako noon sa pag-iigib ko kay Lolo. Kapag medyo manipis na yung aking tsinelas, ay hindi ko na pinapatagal ito. Bumibili ka agad ako ng bagong tsinelas. At tuwang-tuwa ako ng mga panahong iyon kapag meron akong bagong-bagong inaamoy na tsinelas. Alam mo yung bagong tsinelas na nakabalot sa plastic? Na kapag inamoy mo, amoy na amoy mong bagong-bago ito. At para bang ayaw mong suotin dahil nangihinayang ka. Dahil sa kagustuhan ko itong ipakita sa aking mga kaibigan, syempre, kahit na ayaw ko pang suotin, ay sinusuot ko na ito.
madalas na pinag-iipunan ko ng pera ko noon ay ang bakanting bote ng plastik ng pulbo ng aking nanay. Isinisiksik ko doon ang barya o kahit na papel pa. Minsan ay nakita ito ng aking inay at nagwika ito sa akin ng, "Anak, baka pwedeng makahiram ng 20 pesos. Pambili ko lamang ng mantika." Agad ko naman itong binibigyan noon. Minsan nga mas malaki pa doon. Yun nga lang yung hiram. Hindi na naibabalik. Wala nang bayaran ng utang. Kaya nga natatawa na lang ako nang naiisip ko yun ngayon. Isang araw ay tinawag ako nitong aking lolo at kakain raw kami ng manok. Wala nang ulo yung manok nang inabutan ko sa bahay at malinis na ito. Akala ko nga nung una magpapaigib ito ng tubig. Yun pala magpapatulong ito sa pagluluto ng manok. Nagsiga ito ng apoy sa likuran ng bahay at pinakuha naman ako ng mga sanga ng kahoy na medyo tuyo na upang ipangdagdag ito sa pagsisigaroon. Tinuhog ni Lolo ang manok ng pinatulis niyang kahoy at inilagay ito sa nagbabagang apoy. Marahan naman namin itong niluto noon sa pag-iingat na masunog ang kahoy na kanyang ginamit sa pagtuhog. Ang isang manok ay hinahaplasan niya ng ginawa niyang pinaghalong toyo at kalamansi. Ang bango nito habang niluluto. Kaya talagang mas lalo akong nagutom noon. Araw iyon ng Sabado. Walang pasok. Kaya mas mahabang oras akong makakapagtambay sa bahay ni Lolo. Habang tumatagal ang aming pag-iihaw ng manok ni Lolo, ay may napansin ako. Kaya tinanong ko na siya, "Lo, yung isang manok ho, bakit hindi nyo ho nilalagyan ng kalamansi at toyo? Para pareho ho sana yung lasa ng dalawang manok." Ngumisi naman ito sa akin habang nakatingin. Sabay wika ng, "Antonio, apo, para ito doon sa kaibigan ko." Nang sinabi yun sa akin ni Lolo Pabian, ay wala lang naman akong naging reaksyon. Dahil para lang naman pala yun sa kanyang kaibigan. Ngunit ang nasa isip ko ng mga oras na yun, sana ay nilagyan niya na rin ng toyo at kalamansi para mas masarap ito. Ang nasa isip ko pa nun ay malamang iuutos din ito sa akin na ipadala ang manok sa kaibigan niya mamaya doon sa labas. Kaya napatanong uli ako kung kaninong kaibigan. Hindi naman ito nagsalita habang nagluluto. Kaya nanahimik na lang ako na pinapanood siyang binabaliktad ang mga manok doon. Pagkatapos na maluto ang manok, dahil sa pagkagutom ko, ay agad namin iyong nilantakan ng aming lolo. Habang kumakain ay nagwika ito, "Apa, ipagbitbit mo ang iyong mga magulang. Meron akong ibinalot roon." Wika ko naman sa aking lolo, "Sige po, lo. Ipadala nyo na rin po sa akin yung isang manok na ipapabigay nyo ho sa inyong kaibigan. Sino ho bang kaibigan ang pagbibigyan nyo niyan?" Hindi naman ito sumagot sa aking tanong habang abala sa kanyang pagkain. Nang matapos na nga akong kumain, habang naghuhugas ako ng kamay, ay napansin ko yung isang manok na nasa gilid ng upuan ni Lolo na tumba-tumba. At napansin kong gumagalaw ito na tila ba may kumakain doon. Nakikita ko ring nagkakaroon ito ng maliliit na bawas. At meron din itong isang basong tubig na nakalagay roon sa gilid niya. Dahil sa takot ko,
ay tumakbo ako ng mabilis papunta kay Lolo Pabian. Wika ako rito. Lolo Pabian, bakit ho gumagalaw ng bahagya yung manok na nandun sa gilid ng inyong upuan? Wala naman hong tao. At bahagya rin ho itong nababawasan ng paunti-unti. Sambit naman ito sa akin. Ayun ba, apo? Ayun yung kaibigan ko na lagi kong kausap roon. Dahil na rin sa pagtataka at takot, tinanong ko nang muli ito kung sinong kaibigan. Wala namang tao roon. Wika pa nito sa akin. Ay, apo, baka hindi mo ako maunawaan sa ngayon. Ngunit ipapaliwanag ko sa iyo ng bahagya, apo. Meron akong kaibigan na maliit na nilalang. Ang tawag sa kanila ay duwende. Buhay pa ang lola mo noon. Kasama ko na siya. Matagal na kaming matalik na magkaibigan. At dito na yan naninirahan na po sa aking tahanan. Ang pangalan niya ay Kolias. Mabait na nilalang yan na po. Wala na siyang pamilya, kaya dito ko na siya pinatira sa aking bahay noon pa. Yan ang kanyang paborito, apo, yung manok. Ayaw niya ng may asin, yung mga maaalat na pagkaing may pampalasa. Kaya yan ang binibigay ko sa kanya. At ako mismo ang nagluloto para siguradong wala talagang asin. Tulad ng sinabi sa akin ni Lolo, hindi ko talaga siya maunawaan noon dahil wala naman akong makita sa mga sinasabi niya. Kaya binaliwala ko lang naman iyon at umuwi na sa bahay na dala-dala yung manok na pinapabigay niya sa aking nanay at itay. Lolo ko nga pala si Lolo Pabian sa side ng aking inay. Pagdating na pagdating ko sa bahay ay agad kong ibinigay ang manok sa aking inay. Inay, pinapabigay ho ni Lolo at kumain na rin ho ako doon sa bahay niya. Wika naman ito sa akin. Ang bango naman ito, anak. Mukhang masarap ito ah. Oo, nay. Luto ho yan ni Lolo. Nay, matanong ko lang ho. Sabi ni Lolo, meron daw siyang alagang maliit na duwende ba yon? Hindi ko naman makita. At binigyan niya rin iyon ng isang buong manok. Yun pa yung isa sa niluto namin eh. Sa katunayan nga ho, nay, nakita kong gumagalaw yung manok. At nagkakaroon ito ng mga bahagyang bawas. Ngunit wala naman akong makitang kumakain roon eh. Sagot naman ng aking ina. Oo, anak. Matagal niya na yung alaga at pinapakain. Swerte yon sa lolo mo. At matalik niya yung kaibigan, anak. Kahit nga kami, hindi pa namin yun nakikita. Maliban kay lolo mo. Wika niya pa sa akin noon. Kulay puti raw ito at mahilig maglaro. Bata pa lang raw yon, ay naging kaibigan niya na at sa bukid niya pa iyon naging kaibigan. Hanggang sa sumama na sa bahay ng lolo mo. Maliit lamang raw iyon ayon sa iyong lolo. Halos isang dangkal lang ng aking mga daliri. Wika ko naman sa aking inay. Kaya po pala, nay, madalas ko itong nakikita sa upuan niya. Nayari sa ratan doon sa tumba-tumbang upuan. Nagsasalita ito ng mag-isa. Yung para bang may kausap ito na matagal niya nang kakilala noon pa. Akala ko nga ho eh, dala na ng kanyang katandaan. Kinabukasan, araw ng Linggo, ay hindi muna ako nagpunta ng umaga sa bahay ni Lolo. Naghihintay lang rin ako na tawagin ako nito upang magpaigib ng tubig. Ang ginawa ko muna ng umaga ay ang aking assignment. Nang matapos ko ito, bandang hapon ay
nagpunta na akong kusa sa bahay ni Lolo. Dahil hindi ako tinawag nito. Kumatok ako sa kanyang bahay at tinawag ko ito dahil na rin hindi ko mabuksan ang kanyang pintuan. Lolo Pabian, nandyan ho ba kayo? Bumukas ng bahagya ang pinto. Ngunit nung unang tinutulak ko ito, ay hindi ko mabuksan. Dahan-dahan ko itong binuksan habang tinatawag si Lolo Pabian. Ngunit wala pa rin sumasagot hanggang sa tuluyan na akong makapasok sa loob. Pagsilip ko sa kanyang kwarto kung saan siya natutulog, ay wala naman ito roon. Nag-iisa lamang si Lolo sa kanyang bahay dahil sa may mga sarili ng pamilya ang mga anak nito. Pangatlo nga pala ang aking nanay sa kanilang mga magkakapatid at tatlo lang naman silang anak ng aking lolo. Gayunpaman, nanirahan kami malapit sa bahay ng aming lolo dahil nga sa bunso ang aking nanay upang maalagaan na rin ito at masubaybayan sa kanyang pagtanda. Apat na bahay lang ang pagitan namin sa tahanan ni Lolo. Dahil nga wala ito roon sa kanyang tahanan, ay minabuti kong maghintay sa labas ng kanyang pintuan. Umupo muna ako roon. Maya-maya ay may naririnig akong maliliit na tinig na tila ba naglalaro ito doon sa loob ng tahanan ni Lolo. Tiningnan ko ito. Lumilipat ang tinig na naririnig ko. Ngunit wala naman akong makita. Maya-maya ay nakita kong gumagalaw ng kusa ang upuan ni Lolo. Dahil na rin sa takot ko, ay mabilisan akong tumakbong palabas. Sakto naman na nakita ko na si Lolong papalapit sa akin. Wika nito. Apa! Ay anong kinakatakot mo? Bakit nagmamadali kang tumakbo? Bakit bukas na yung pintuan ko? Papaano mo itong nabuksan na po? Ay nakalak ito eh. Wika ni Lolo. Sambit ko naman dito. Kusa ho yung nagbukas lo. Kanina ho, binubuksan ko yan. Ngunit napakatigas naman. Hindi ko mabuksan. Maya-maya, napansin ko na bagya na itong nakabukas. Kaya pumasok na ako, lo. Hinanap ko nga kayo, ngunit wala pala kayo rito. Kaya naghintay na lang ako dito sa labas kanina. Pero may naririnig ako kanina, lo. Parang maliliit na boses. Dito sa loob ng bahay mo. Kaya tiningnan ko na. Pagtingin ko naman, wala naman akong makita. Tapos maya-maya, gumagalaw yung upuan mo. Dahil nga sa takot ko, napatakbo na akong palabas, lo. Ayun, sakto naman na nandito ka na. Yun ba yung kaibigan mo, lo? Pagtatanong ko naman dito. Napailing-iling na lang itong si Lolo Pabian. Dahil alam niya sa isip niya na ang kanyang kaibigan ang nagbukas ng pintuan. Malamang, gusto nitong makipaglaro noon sa akin. Kaya siya na mismo ang nagbukas nito. Wika naman ito sa akin ni Lolo Pabian. Hayaan mo na yon, apo. Halika at pumasok ka na dito sa loob. Maaari mo ba akong ipag-igib ng tubig? Wala akong panglinis ng bigas. Meron din akong dalang isda rito. Dahil galing ako ng palengke. Mamaya ay lulutuin ko ito. Alam mo ba, apo? Ay tumama ako kaninang umaga sa weteng. Kaya namalingkin ako at bumili ng mga makakain. Bigla namang pumagting ang tenga ko nang sinabi sa akin ni Lolo na tumama siya sa weteng. Kaya madali akong nagpaalam sa kanya na kukuha na ako ng tubig. Dahil alam ko sa sarili ko
na malaki-laki ang ibibigay nito sa akin. Sakto naman na may pasok na ako kinabukasan. Magkakaroon ako ng pangdagdag sa aking baon. Gayon na rin sa aking mga iniipon. Maya-maya nga ay agad na akong nakabalik roon sa bahay ni Lolo. Wika ko rito. Lo, nandito na ho ang tubig niyo. Apo, isalin mo na dyan sa aking lagayan. At pumunta ka na rin dito. Habang papalapit pa lamang ako, ay kitang kita ko nang dumudukot ito sa kanyang bulsa at papel ang nakuha nito. Isang 100 pesos. Kaya tuwang-tuwa ako ng mga oras na yon. Pagtataka kong tanong dito noon, Lolo Pabian, bakit ho madalas ang pagtama ninyo sa pagtataya ng weteng? Ah, yun ba pa? Ayaw ko man itong sabihin sa iyo. Dahil bata ka pa. Isa pa. Isa itong sugal. At ayaw kong matutunan mo ito. Ngunit dahil na rin sa tanong mong iyan, sige, pagbibigyan kitang sagutin na po. Mahilig sa numero yung kaibigan ko. At ito ang madalas na nagbibigay sa akin ng numero. Kaya madalas din ang pagtama ko. Nagtataka na nga yung pinagtatayaan ko. At madalas daw akong tumatama. Ngunit tumataya lang naman ako po. Kapag kailangan ko lamang. Hindi naman araw-araw. Kapag binibigyan ako ng numero ng kaibigan ko, ay bawal ko yung sabihin kahit kanino. Maliban lamang doon sa aking pinagtayaan. Kapag nga tumataya ako, abay humihingi ka agad ng balato. Hindi pa nga tumatama eh. Sabay tawa naman itong aking lolo habang nagkikwento. Wika ko naman kay lolo. Ah, ganun ho ba, lo? Kaya pala, maaari ko rin hubang maging kaibigan yung duwendeng yun, lo. Napangisi lang naman ang matandang ito dahil doon sa sinabi ko. Wika pa nito sa akin. Oo naman na po. Ngunit nakadepende sa kanya kung magpapakita siya sa iyo. Ay, siya po. Huwag mo munang isipin iyan. Dahil bata ka pa. Mag-aral ka muna ng mabuti ha. Upang makatulong ka sa iyong mga magulang balang araw. Hayaan niyo ho at pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Sobrang naging interesado ako doon sa mga sinabing iyo ni Lolo. At naisip kong gustong gusto ko rin iyong maging kaibigan. Di naglaon sa madalas kong ang pagpunta sa tahanan ni Lolo, ay madalas ko na rin nakasanayan ang pagpaparamdam ng duwending si Kolyas. Bagamat si Lolo lang ang nakakakita rito, ay madalas ko naman itong nararamdamang naglalaro doon, lalo na kapag nag-iigib ako ng tubig at tumatambay sa loob ng tahanan ni Lolo. Minsan ay ginugulat rin ako nito sa pamamagitan ng paggalaw ng mga bagay roon, lalo na ang kutsara at mga plato. Minsan kinakausap ko ito. Tumatawa lang si Lolo dahil alam niyang hindi ko ito lubusang nauunawaan at maliliit na tinig lang ang naririnig ko. Miyerkules ng umaga, papasok pa lang ako sa school nito noon. Habang naglalakad, ay nakita ko ang nagpapataya ng weteng. At ang tumbok ng lakad nito ay papunta sa tahanan ni Lolo. Habang may dala-dala itong mga bariya at papel na pera. Hirap na hirap ang mama sa pagbitbit ng bariya. Dahil sa dami nito,
Kaya sigurado akong tumama na naman si Lolo Pabian sa pagtaya ng weteng. Dahil sa nakita ko, pagdating ko noon sa school, gustong gusto ko na kaagad na matapos ang klase para makapunta na ako kay Lolo para makahingi na rin ng balato. At ang kapalit ng balato, siguradong 2 timba ng tubig. Kinahaponan, nang matapos na nga ang klase ko, tatakbo akong pauwi sa aming bahay at madaling nagpalit ng aking uniforme upang makapunta na kaagad sa tahanan ni Lolo. Pagdating ko noon ay wala ito. Napadaan naman si Aling Teresa sa labas ng tahanan na iyon. At tinanong ko dito kung napansin niya si Lolo Pabian. Wika naman ito. Ay, andon Antonio. Sa kumpare niya kay Orlan. Nakikipagkwentuhan doon. Ah, sige ho, Aling Teresa. Salamat ho. Pupuntahan ko na lang ho doon. Pagdating ko kung nasaan si Lolo. Kunwari ay hindi ko siya nakita at dumaan ako sa gilid nila para magpapansin. Alam mo na, para hindi masyadong halata na alam ko na tumama siya sa weteng. Hanggang sa napansin na nga ako nito, wika nito sa akin. Apa! Antonio! Ano ang ginagawa mo rito? Sambit ko naman dito. Napadaan lang ho ako dito, lo. Sabay wika nang. Lo, magpapaigib ho ba kayo ng tubig? Tanong ko rito habang nakangiti. Sambit naman ni Lolo. Oo, apa. Wala na akong tubig roon. Kahit panghugas ng kamay, eh wala na. Sige ho, lo. Ay tara na ho. Nakasarado ho yung tahanan mo roon. Hindi ko ho makuha yung timba sa loob. Umuwi na nga kami nitong magkasabay habang nakayakap ako sa kanyang tagiliran. Nag-iisang apo lang ako ni Lolo Pabian sa aking mga magulang at sa panganay niya namang anak ay 3 at sa 2 naman ay 4 ang kanyang apo. Dahil sa ako lang ang nandito sa malapit sa kanya at ang iba niyang apo ay nasa malayo nakatira, kaya ako ang naging paborito niya at madalas na dumadalaw sa kanyang tahanan. Kaya hindi ito naging madamot sa akin, lalo na pagdating sa pera. Pagkarating sa kanyang tahanan, ay agad niya itong binuksan at nauna pa akong pumasok rito dahil na nga sa kukunin ko pa ang timbang pag-iigiban ng tubig at magpakitang gilas na rin sa aking pag-iigib. Wika ko dito. Lo, kukuha po muna ako ng tubig. Sige apa, bilisan mo. May ibibigay ako sa iyo. Pagsambit pa lang ni Lolong iyon, ay ang laki na ng ngiti ko. Maya-maya sa aking pagbalik, nakita kong nakikipagtawanan ito sa kanyang kausap habang nakaupo sa kanyang paboritong upuan, na tila ba napakaganda ng pinag-uusapan itong dalawa. Kasama ang kanyang kaibigan na hindi ko naman talaga makita, na parang ang pinag-uusapan ng dalawang ito ay ang kabataan pa nila noon. Maya-maya, habang nagsasalin ako ng daladala kong tubig, hindi pa man ako natatapos magsalin ay tinawag na ako nito. Antonio, apa, halika. Ipapakilala kita dito sa kaibigan ka. Alam ko namang
nararamdaman mo na siya. At kahit papano ay, hindi ka na masyadong nakakaramdam ng takot sa kanya. Agad naman akong lumapit dito at iniwan munang sandali ang sinasaling kong tubig. Wika pa nito nang ako'y makalapit. Apa, nandito siya sa gilid ng upuan ko at nakaupo rin siya kung saan nakadantay ang braso ko dito sa tumba-tumba. Dito mismo, apa, sa may braso ko sa kanan. Alam mo na naman ang pangalan niya. Si Kolyas. Kolyas, ito ang aking apa. Apa, kumakaway siya ngayon. Kumaway ka rin, kahit hindi mo nakikita. Wika niya, apa. Ay balang araw naman daw ay magpapakita siya sa iyo. Gusto niyang makipaglaro. Sabi nga lang niya, ay baka raw magkasakit ka. Dahil hindi pa tugma ang lakas ng iyong katawan sa ngayon. Kapag siya ay lubusang lumapit sa iyo. Sabay wika nito nang, ay siya, apa. Naririta, oh. Bago ko pa ito malimutan. Marahan itong dumukot sa kanyang bulsa at may nakalaan na palang 100 piso para sa akin. Big time na naman ako ng araw na yon. Inamoy ko pa ang 100 noon dahil sa bago pa ito at malutong. Nakangisi naman itong nakatingin sa akin si Lolo Fabian. Kaya natatawa na lang ako ngayon kapag naiisip ko. Wika ko naman dito. Lo, salamat ho dito. May baon na naman ho ako. Lo, saglit lang ho ah. Hindi ko pa ho natatapos isalin yung tubig. Dali-dali ko yung binalikan. Dahil sa nananalaytay na sa katawan ko ang enerhiya ng 100 piso. Pakiramdam ko ang liksi ng katawan ko dahil na rin sa tuwa. Matapos ko nang ang maisali niyon, ay muli akong tinawag nito. Apa, samahan mo ako sa palengke. Sa linggo, mamimili ako ng mga pagkain na maaaring ma-stock dito sa bahay. Sambit ko naman kay Lolo. Oo naman, Holo. Magpapaalam ho ako kay inay. Para hindi ho ako hanapin noon. Ah, sige, apa. At hapon na. Baka abutan ka pa ng dilim sa daan pa uwi. Bukas ay may pasok ka pa. Sige, Holo Fabian. Magtatakip silim na ng mga oras na yun. Habang naglalakad akong pa uwi, ay damang-dama ko ang lutong ng 100 piso sa aking bulsa habang naglalakad na nakapamulusahan upang siguraduhin hindi malaglag ang aking daladalang pera. Pagdating ko nga sa bahay ay agad akong pumasok sa aking kwarto na ang nakatabing lang sa aking pintuan ay ang kurtina. Iniligay ko agad itong aking 100 sa 1 pulbong plastik kung saan ako nag-iipon ng pera doon. Sa aking paglabas sa kwarto, ay agad naman akong nakita ni inay at itay. Wika ng mga ito. Anak, Antonio, halika na rito at kakain na tayo. Kanina ka pa namin hinihintay ng iyong itay. Susunduin ka na nga sana namin doon sa bahay ng lolo mo para yayain kang kumain. Wika ko naman kay inay. Ay patawad ho, nay. Hapon na ho kasi ako nakapagigib ng tubig doon kay lolo. Gawa ng pagdating ko roon, sarado pa yung kanyang tahanan. Yung pala nandoon sa kanyang kumpare at nakikipagkwentuhan. Inanap ko pa ho. Kaya yun, inabot na ako ng hapon. Habang kumakain kami, ay nagpaalam na ako kay inay at itay na sasamahan ko si lolo sa linggo. Wika ko rito. Nay, itay, sabi ho pala ni lolo sa akin,
Samahan ko raw ho siya sa Linggo. Mamamalingki raw ho siya eh. Ah sige anak, mabuti naman kung ganun. Para may makatulong na magbitbit ang lolo mo. Ilang araw ang nakalipas, ay dumating na ang araw ng Linggo. At maaga akong nagising at naligo. Binuksan ko rin ang aking alkansyahan at kumuha ko ng 200. Matapos magbihis, agad naman akong nagpaalam sa aking ina na ako ay pupunta na kay Lolo. At nagtatakbo na akong madali, papunta roon. Ngunit pagdating ko, ay nagkakape pa lang si Lolo. Wika pa nito, "Apa! Abay, napakaaga mo naman. Nag-almusal ka na ba?" Tanong nito sa akin. "Hindi pa, Hulo. Akala ko kasi maaga tayo ngayon." "Ah, ganun ba? Kaya pala napakaaga mo. Halika at mag-almusal ka muna dito. Meron tayong pandesal dito. Magtimpla ka na lang roon ng kape." Dahil nga sa excited akong makapunta ng palengke, ay agad akong nagalmosal para maligo na rin si Lolo at makapaghanda na. Maya-maya nga ay dahan-dahan na itong tumayo upang maligo. Makalipas ang ilang minuto ay nakahanda na itong si Lolo Pabian at may dala-dala itong basket na paglalagyan ng mga bibili nito. Wika pa nito sa akin. "Apa, nasa loob si Kolyas ng basket at gusto rin itong sumama." Napatawa naman ako sa sinabi ni Lolo. Bagaman hindi ko ito makita, ay sinabi ko kay Lolo ng, "Lo, baka maipit naman yan dyan. Sa mga pamimilin mo na ilalagay mo dyan." Wika nito. "Hindi apa. Ako ang bahala. Matagal na rin niyang sumasama sa akin kapag namimili ako sa palengke. Hayaan mo apa. Ako ang maglalagay ng mga pinamili dito sa loob ng basket. Dahil ako ang nakakakita sa kanya. Sumasama sa akin yan apa kapag may mga gusto siyang matatamis na pagkain. Lalo na yung tsokolate. Isa yan sa mga gusto niyang pagkain. Ay siya, tara na apa. Tirik na ang araw. Para mabilis na rin tayong makauwi." Pagdating nga namin doon sa palengke, ay agad namang namili si Lolo. At yung maaaring ilagay niya sa basket, ay doon nga nito inilagay. At yung iba namang pagkain na nakalagay sa plastic, ay kinuha ko sa kanya upang ako ang magbitbit. Maya-maya ay pumasok nga rin kami sa tindahan ng mga tsokolate at mga candy. Agad namang kumuha si Lolo ng mga matatamis na pagkain, lalo na tsokolate at candy. Pagkabayad nito ay inilagay kaagad sa basket. Habang naglalakad kami, ay sinisilip kong bahagya ang basket at nakikita kong gumagalaw ang ibang tsokolating nanduroon na tila ba may kumakain. Wika pa sa akin ni Lolo. "Apa, meron ka bang bibilihin? Abay, maya-maya ay uuwi na tayo. Habang nandito pa tayo sa palengke." Sambit ko naman dito. "Saglit lang, Hulo. Pupunta lang ho ako ron. Bibili lang ho ako ng mga damit. Para ho sa ating apat nila inay at itay. Yung mumurahin lang ho." Daglian naman akong umalis at tumingin nga ng mga damit doon. At nakakuha naman ako ng halagang 50 pesos ang isa. Ukay-ukay lang yon dahil sa 200 lang ang dala kong budget. Pagbalik ko kay Lolo, ay agad na rin kaming umalis para makauwi. Malapit lang din naman ang palengke roon sa amin.
Yun nga lang kailangan naming mag-tricycle. Dahil sa matanda na rin si Lolo. Upang mabilis na rin kaming makauwi. Pagkarating nga namin sa tahanan ni Lolo, ay agad muna kaming nagpahinga. Wika pa nito sa akin. Apa! Kumuha ka ng mga tsokolate rita. Marami akong pinamili. Dalahan mo rin ang iyong inay at itay roon. Hindi naman ako kumakain ito. Yung alaga ko lang rita. Pagsilip ko sa basket, nang kukuha na ako ng tsokolate, ay may napansin akong may mga bukas na tsokolating maliliit roon at may mga bawas ito. Agad naman akong nagpasintabi upang kumuha ng tsokolate. Maya-maya ay ibinigay ko na kay Lolo ang kanyang damit. Tuwang-tuwa ito, kahit na okay-okay lang. Nang nagpaalam na ako rito upang umuwi, ay pinigilan ako nitong saglit. Apa, halika saglit. Meron akong iniwan na 100 dito sa basket. Para yan sa iyo. Akala ko'y kinuha mo na. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at iniabot ang 100. Apa, sa susunod ulit ha. Samahan mo akong mamalengke. Wika ko naman dito. Olo, basta Sabado at Linggo ho, kapag wala akong pasok, masasamahan ko ho kayo. Dahil sa ibinigay na 100 sa akin ni Lolo, ay bumalik na kaagad sa akin ang kalahati ng aking ibiniling damit. Agad naman akong nagpaalam kay Lolo upang makauwi sa aming tahanan at maibigay na rin ang damit ni Inay at Itay. Nang makarating ako sa bahay at makita ako ni Inay, wika nito. Anak, nakabalik na pala kayo kaagad ng iyong lolo. Oho, Nay. Mabilis lang ho naman kami sa palengke. O kunti lang din naman yung pinamili ni Lolo eh. Nay, sukatin niyo ho ito. Ang ganda nito anak ah. Mukhang sakto sa akin ito. Pati na rin ho yung kay Itay, Nay. Kayo na rin yung magbigay. Mumurahin lang naman ho iyan, Nay. Wika pa nito. Anak, akala ko ba nag-iipon ka? Pinawasan mo na naman yung ipon mo. Ayos lang naman ho yan, Nay. Minsan lang naman ho eh. Sa katunayan nga ho eh. Binigyan na naman ako ni Lolo ng pera. Eto na eh, para ho yan sa inyo. Para may pambili ho kayo dito sa bahay. Anak, hindi na. Itabi mo na yan doon sa ipon mo. Ang inay naman oh. Magpapaigib pa naman ho ang Lolo sa akin. Kaya makakaipon pa ako. Meron pa nga hong laman yung aking pinag-iipunan eh. Sige na ho Nay, sa inyo na ho yan. Nasaan ho pala ang Itay, Nay? Ang Itay mo pumasada ng jeep. Alam mo naman yon kahit araw ng kanyang pahinga. Hindi nagpapapigil. Pumapasada pa rin. Ah, ganun ho ba, Nay? Sige ho, kayo na lang magbigay ng damit ng Itay. Hindi kami mayaman. Sa katunayan nga ay, nakikipasada lang ng jeep ang aking Itay. At ang kinikita niya, ay sakto lang sa maliit naming pamilya. Ang inay naman, madalas lang itong nasa bahay upang asikasuhin kaming pamilya. Pero minsan rumarakit din. Nakikilabahan ito at naglilinis ng kuko. Kaya talagang hirap kami sa pamumuhay. Bata pa lang ako. Nakikita ko na yung hirap na dinadanas ng aking mga magulang. Kaya kahit na naglalaro yung mga kaibigan ko noon, ay hindi ako nakikipaghalobilo sa kanila. At mas inuuna ko ang pag-iigib ng tubig kay Lolo para magkaroon ng kita. Minsan naman, namumulot ako ng mga baon ng nyug at iniipon ko iyon. Inilalagay ko sa sako at ginagawa ko iyong uling.
binibenta ko rin sa mga kapitbahay namin para dagdag kita na rin. Ganon kahirap ang buhay namin noon. Kaya nga minsan, humihiram talaga ito sa akin si inay para may pangbili na rin ng mga kailangan sa bahay. Minsan naman, ako na mismo ang nag-aabot kay inay. Hanggang sa dumating na nga ang aking kinatatakutan na ang panahon na lubos ang pagtanda ni Lolo at nakaratay na ito sa kanyang higaan. Kami na lamang ng aking inay at itay ang nag-aalaga rito. Hindi ko malilimutan noon nang tinawag ako ng aking inay. Kakauwi ko lang galing sa school dahil sa kolehiyo na ako nung panahong iyon. Lubusan na itong mahina si Lolo. Wika ng aking ina. Antonio, madali ka. Pumunta ka muna sa tahanan ni Lolo mo. May sasabihin raw siya sa iyo. Mahalaga raw eh. Bakit unay? Ano hong nangyari kay Lolo? Hindi ko alam na kung anong gusto niyang sabihin sa iyo. Bilisan mo na dyan, magbihis ka na. Dali-dali nga akong naghubad ng aking sapatos at nagbihis ng uniforme. Sa pagmamadali ko ay hindi na ako nakapagtsinelas. Tumakbo na akong papunta sa tahanan ni Lolo. Pagdating ko doon ay agad ko itong hinawakan. Maya-maya ay nagsalita ito. Antonio, apo. Ipipilin ko sa iyo ang kaibigan kong si Colias. Ipangako mo sa akin, apo. Ituring mong tunay mong kapamilya. Kahit anong oras, apo, maaari na akong pumanaw. Huwag ka naman hong magsalita ng ganyan, lo. Huwag ko kayong mag-alala, lo. Hindi ko ho pababayaan yung kaibigan nyo. Pangako ho yan. Ituturing ko ho siyang kapamilya natin. Parang tulad ho ng pagiging magkaibigan ninyo. Habang nagsasalita ako ng mga oras na yun, ay may maliit akong tinig na naririnig. Natila ba umiiyak ito at nasa gilid ni Lolo. Daglian muna akong umuwi sa aming tahanan upang magbihis ng aking uniforme. At pagbalik ko ay dinatnan kong umiiyak ang inay sa kadahilan ng pumanaw na nga si Lolo Pabian. Wala na akong nagawa kundi lumuha na lamang at yakapin ito habang nakaratay sa kanyang pinaghihigaan. Makalipas ang ilang araw nang mailibing si Lolo Pabian, ay apat na araw akong hindi dumalaw sa tahanan nito dahil na rin sa pagkalungkot. Habang isang araw ay naisip kong nanduroon nga pala ang kanyang kaibigan na si Colias at ipinagbili na yon sa akin ni Lolo. Araw ng Sabado ay nagpunta ako roon at may daladalang pagkain upang bigyan ito at tingnan kung nanduroon pa si Colias sa tahanan ni Lolo. Pagbukas ko ng pinto ay naninibago ako dahil sa sobrang tahimik nito at naalala ko ang boses ni Lolo kapag tinatawag ako nito. Maya-maya ay nagwika ako upang tawagin si Colias. Kaibigang Colias, nandito ka pa ba sa tahanan ni Lolo? Patawad kung ilang araw akong hindi nakapasyal dito dahil na rin sa kalungkutan ko. May dala nga pala akong pagkain
yung paborito mong manok. Tiniyak kong wala itong asin dahil alam kong ayaw mo noon. Galawin mo ang ibang bagay dito, Kolyas, kung nandito ka pa sa tahanan ni Lolo. Ilalagay ko lang rito yung pagkain sa mesa. Lalagyan ko na rin ng isang baso ng tubig. Makalipas ang ilang minuto, ay tila walang paramdam itong si Kolyas. Naisip kong baka umalis na rin ito simula nung nawala si Lolo. Maya-maya ay inilak ko na ang pinto at umalis na ako sa tahanang iyon. Ngunit iniwan ko roon ang manok sa mesa. Sa pagbabaka sakaling, bumalik siya roon. Kinabukasan ng umaga ay binalikan ko ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sinilip ang loob nito. At pinakinggan kong merong naglalaro ba sa loob. Ngunit tahimik pa rin ang bahay ni Lolo. Ni kahit isang kaluskos ay wala akong narinig. Mukhang lubusang apektado rin si Kulya sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Naisip kong tingnan ang manok na aking iniwan sa mesa. Napansin kong may mga bahagya itong bawas at bawas na rin ang tubig na inilagay ko. Indikasyon iyon na nasa bahay pa rin at hindi tuluyang umalis si Kolyas. Wika ko rito. Kolyas, magandang umaga. Pasensya ka na uli kung hindi kita napasyalan dito. Inihabilin ka nga pala sa akin ng lolo bago siya pumanaw. Kung maaari raw na alagaan kita at ituring na hindi iba sa amin tulad ng pagiging magkaibigan ninyo ni Lolo. Maya-maya ay may narinig akong tinig niya. Ngunit tila galit ito sa pagdating ng kanyang boses. Ikinagulat ko naman ang pagbagsak ng baso sa mesa at kumalat ang tubig roon. Muli naman akong humingi dito ng tawad sa pagbabaka sakaling huminahon ito at maunawaan ako. Ngunit hindi na ito nagsalitang muli at hindi na nagparamdam. Wika ko rito. Hayaan mo kaibigang Kolyas. Babalik ako rito bukas ng hapon. Pagkagaling ko ng school, dadalhan uli kita ng paborito mong pagkain. Dahil sa hindi na ito nagparamdam, ay umalis na ako. At muling inilak ang pinto. Wika ko sa aking isipan habang naglalakad pa uwi. Mukhang tampuhin pala ito si Kolyas. O baka dala na rin ng pagkawala ni Lolo. Paano kaya yun napaamo ni Lolo? Nang makauwi ako sa tahanan, ay agad kong kinausap si Nay. Sambit ko dito. Nay, hinabilin ho sa akin ni Lolo Pabian ang kanyang kaibigan na si Kolyas. Nangako ho ako rito na aalagaan ko ho. Yun nga lang, Nay. Nitong mga nadaang araw ay nakalimutan kong magpasyal doon. Pagbalik ko, mukhang nagtampo at hindi ito gaanong nagpaparamdam sa akin ay. Itinapon ng tubig na inilagay ko sa mesa. Paano ho kaya yun ay? Paano ho kayang napaamo ni Lolo Pabian yun? Wika naman ito sa akin. Anak, hindi ko alam kung paano yun napaamo ng iyong lolo. Ganito na lang ang gawin mo anak. Madalas mo siyang pasyalan doon at kausapin. Dalahan mo rin ang pagkain na paborito niya. Kahit naman siguro sino anak, kung naiwan sa isang lugar, tapos ilang araw mo bago pinuntahan, ay sasama talaga ang loob. Kaya kailangan mong puntahan yon at suyuin. Malay mo, mawala na yung sama ng loob niya.
Sige hunay, gagawin ko ho yun. Ay saglit lang hunay. Gagawa ho muna ako ng aking report para ho sa school. Maya-maya habang nagsusulat ako, ay dumating ang itay galing sa pagbiyahe ng jeep. At dali-dali akong nagmano rito. Itay, mano ho. Kamusta ho ang biyahe nyo? Maayos naman anak. Kamusta naman ba yung pag-aaral mo? Mabuti naman ho. Isang taon na lang ho tay. At makakapagtapos na rin ho ako ng aking pag-aaral. Kahit papaano ho tay ay makakatulong na rin ho ako sa inyo balang araw. Ay naku anak, huwag mong isipin yun. Ang isipin mo ay ang kinabukasan mo. Kaya pinag-aaral ka namin ang iyong inay. Kahit na iginagapang namin ang iyong inay ang iyong pag-aaral. Dahil para yan sa kinabukasan mo. Hindi ka naman habang buhay na titira dito sa amin. Magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Ayaw namin na matulad ka sa amin. Upang pag nagkaroon ka ng pamilya, ay mabigyan mo ng magandang buhay. Magkaroon ka ng magandang trabaho. Yung siguradong trabaho na masusuportahan mo ang sarili mong pamilya. Ang itay naman oo. Siyempre ho, kayo ang priority ko. Kaya nga ho, nag-aaral ako ng mabuti. Bago naman ho ako magpamilya, sisiguraduhin ko ho muna na maayos ho ang inyong pamumuhay kasama ako. Saka na ho yung pamilya-pamilya na yan. Naku naman ang anak ko. O siya, sige. Mag-aral ka na nga dyan. Ay tay, saglit lang ho, ipagtitimpla kita ng kape. Nasaan ba ang inay mo? Nandyan ho kanina tay. Pero baka may pinuntahan lang ho saglit. Ako na ho magtitimpla ng kape nyo. Ay salamat anak. Tay, ito na ho ang kape nyo. Agad ko naman itong iniwan doon sa mesa habang nagkakape. At bumalik na uli sa aking paggawa ng report. Kinagabihan, habang nasa kwarto ako at oras na ng pagtulog upang magpahinga. Kakaiba ang pakiramdam ko na tila pinagpapawisan ako ng malamig na hindi ko maintindihan kung bakit. At panay lang ang balikwas ko sa aking hinihigaan. At kahit na anong pilit kong matulog, ay hindi ako dalawin ng antok. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay may nagmamasid sa akin. Agad muna akong lumabas ng aming tahanan upang magpahangin. Pinakiramdaman ko kung meron pa rin nakasunod sa akin at nagmamasid. Sa mga oras na yon ay bigla akong napalingon sa aking likuran. Pakiramdam ko kasi ay may naglalakad na papalapit sa akin. Maya-maya ay nagising ang inay at nagwika ito ng, "Oh anak, Antonio, anong kinagawa mo dyan sa labas? Alas dos na ng madaling araw ah. May pasok ka pa mamaya anak." Wika ko naman kay inay. "Nagpapahangin lang hunay. Medyo iniinitan lang ho ako sa loob ng kwarto. Kaya lumabas ho muna ako dito saglit." "O sige anak, pumasok ka na rin maya-maya at maaga pa ang pasok mo." "Sige ho nay, papasok na rin ho ako." Bandang alas tres na ng madaling araw ako tuluyang nakatulog. Kinabukasan, bago ako pumasok ng school, ay napadaan muna ako sa isang tindahan ng mga tsokolate at ibinili ko muna si Kulyas. Nang kinahapunan naman, saka ko ito binili ng manok sa aking pag-uwi. Kalahating manok lang ang naibili ko kay Kulyas dahil yun lang din ang kaya ng budget ko. Inuna kong dumaan sa tahanan ni Lolo. Daladala ang aking bag habang naka-uniforme pa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pumasok. Hindi ako umimik habang nasa loob at inaayos ang daladala kong manok at tsokolate.
pinakiramdaman ko kung mayroong gumagalaw sa loob. Maya-maya ay may tinig akong narinig at malinaw na malinaw iyon. At katulad iyon ng boses ng tao. Tinawag ako nito sa aking pangalan. Madali akong tumingin sa likod ng bahay ni Lolo. Sa pagbabaka sakaling, kaibigan ko lang rin yung tumawag sa akin. Ngunit ni kahit isang tao ay wala roon. Gayon na rin sa harapan ng bahay. Napaisip ako kung si Kulyas iyon. Dahil maliit lang naman ang tinig noon. At hindi tulad ng boses ng tao. Agad ko na nga itong tinawag. Kulyas? Kaibigan? Ikaw ba yung tinig na narinig ko? Meron nga pala akong dalang pagkain dito. Yung paborito mo uli. Yung manok. Sinamahan ko na rin ng tsokolate. Halika na. Kasabayan kitang kumain, kaibigan. Akala ko ba magkaibigan tayo? Ngunit bakit ngayon, nang nawala ang lolo ay lumayo ka na rin sa akin? Matapos kong sabihin niyon, ay bigla itong nagpakita sa akin. Isang maliit na nilalang habang nakaupo ito sa gilid ng upuan ni Lolo Pabian. Bakas ko pa rin sa kanyang mukha ang lungkot ng pagkawala ng kanyang kaibigan. Wika ko rito. Kulyas, mabuti naman at nagpakita ka na rin sa akin. Matagal na akong pumapasyal dito sa tahanan ni Lolo. Bata pa lang ako. Ngunit ngayon ka lang talaga nagpakita sa akin. Ikaw ba kaibigan yung tumawag sa pangalan ko kanina? Pagtatanong ko rito. Ngunit wala pa rin itong imik. Habang nakalawit ang dalawa niyang paa sa kanyang kinauupuan at ginagalaw ito na parang bata. Dahil sa kulit ko sa pagtatanong, ay sumagot din ito. Oo, ako nga yung tumawag sa'yo. At kaya kong baguhin ang tinig ko. Katulad ng tinig ng ibang tao. Ah, kaya pala. Ikaw rin ba ang pumasyal sa akin kagabi? Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Wika naman ito. Oo, ako rin yun, kaibigan. Bakit ka ba napunta ng bahay kagabi? Nalulungkot ka ba rito? Dahil wala ka nang makausap simula nang mawala ang lolo? Gayon na nga, kaibigan. Matagal ko nang matalik na kaibigan ang lolo mo. Kaya nalulungkot ako sa nangyari. Hayaan mo, Kulyas, at susubukan kong maging maayos na kaibigan sa'yo, tulad ng lolo. Kung tatanggapin mo ako bilang tunay na kaibigan mo, maaari ba yun sa'yo? Oo, dahil nangako rin ako sa lolo mo. Nababantayan kita, kaya hindi ako lubusang umalis dito sa tahanan niya. Salamat, Kulyas. Hayaan mo at makakabawi rin ako sa'yo. Lalo na noon, hindi mo pinabayaan ang lolo ko. Ito nga pala ang paborito mo. Halika na, kumain ka na muna. Maya-maya ay nagulat ako. Dahil sa isang idlap ay nasa mesa na ito. Wika ko naman dito. Para sa'yo talaga yan, kaibigan. Walang asin ang manok na yan. Nakakatuwa itong tingnan habang kumakain dahil napakaliit nitong nilalang. Puti ang kanyang kasuotan simula taas hanggang sa baba. Makikita mo talaga sa kanyang anyo ang kanyang pagiging mabuting nilalang. May katandaan na nga lang ito, pero parang bata pa rin siya kung kumilos. Wika ko rito. Gusto mo bang sumama sa bahay? Nandun ang inay at itay, para marami ka ng kasama roon. Ngumiti lang naman ito nang sinabi ko iyon. Wika pa nito,
Ikaw lamang ang nakakakita sa akin at nakakarinig ng aking boses. Kaya hindi rin ako makikita ng iyong inay at itay. Ah, ganun ba kaibigan? Pero kung gusto mo pa rin sumama sa akin, ay maaari kang tumira sa aming tahanan para hindi ka na malungkot dito at hindi mo rin madalas na maalala si Lolo upang maging masaya ka na ulit at makapaglaro roon. Matapos kong sabihin niyon, ay hindi na ito muling nagsalita habang kumakain. Pinabayaan ko lang muna ito upang pagmasdan. Maya-maya, wika ko rito. Bakit hindi ka na nag-asawa, Kulyas? Sa tingin ko naman ay hindi pa naman huli sa inyong mundo. Tumawa lang ito dahil sa sinabi ko. Sambit naman ito sa akin. Mas masaya akong mag-isa. Kaya mas pinili ko na lang na hindi magkaroon ng pamilya. Ah, ganun ba? Hayaan mo, Kulyas. Isa ka na sa pamilya namin. Basta kapag gusto mo nang tumira sa aming tahanan, ay welcome na welcome ka roon. Pati na rin kay Inay at Itay. Ngumiti lang naman ito. Paano ba yan, kaibigan Kulyas? Kailangan ko na rin umuwi. Hindi pa ako dumadaan sa bahay. Baka mag-alala na si Inay at Itay. Hapon na rin. Baka abutan pa ako ng takip silim dito. Iiwanan ko lang yung pagkain dyan sa plato. Ikaw na ang bahala dyan, ha. Bukas nandito uli ako para hindi ka na malungkot dito. Mamayang gabi, kung gusto mong pumunta sa bahay, gisingin mo lang ako. At maaari ka rin matulog roon. Daglian na nga akong umalis. Pagdating ko sa bahay, tulad ng inaasahan ko, naghihintay na nga ang inay. Wika pa nito. O anak, magdidilim na. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Pasensya na ho, Nay. Natagalan ho ako. Dumaan ho ako sa tahanan ni Lolo. Pinasyalan ko ho si Kulyas. Tulad nga ho ng sinabi nyo, nadalawin ko siya doon ng madalas. Dinalahan ko rin hunay ng paborito niyang pagkain. Sa tagal ho ng panahon na madalas akong pumupunta sa tahanan ni Lolo. Ayun, kanina lang ho nagpakita sa akin ay. Nakakatuwa ho ang anyo nito dahil sa ito ay maliit. Niyaya ko nga ho dito sa bahay, Nay. Kaso mukhang hindi niya pa kayang lubusang iwanan ang tahanan ni Lolo. Dahil sa kapag niyayaya ko eh, hindi naman na nagsasalita. Wika naman ang inay. Hayaan mo muna siya, anak. At mabigat din ang kanyang pakiramdam na iwan ang tahanang iyon ng iyong lolo. Dahil sa pareho na sila ng lolo mo doon tumanda. Oo nga ho, Nay. Isa pa nga ho yun. Kaya hindi ko na ho siya pinilit. Ginulat pa ako noon kanina. Tinawag ba naman yung pangalan ko? Pero ibang boses yung gamit. Akala ko mga kaibigan ko na nasa labas eh. Sige ho, Nay, saglit lang ho. Magbibihis lang ho ako ng uniforme ko. Sige anak, bilisan mo. At maghain na ako ng pagkain. Mamaya-maya lang nandyan na ang itay mo. Kakain na rin tayo. Araw ng Martes ng gabi. Habang ako ay natutulog. Na naghinip ako ng numero. Ngunit hindi ito malinaw sa akin. Kaya kinabukasan ay binaliwala ko lang rin ito. At naalala kong baka si Kulyas ang may kagagawa noon at may ipinapakita itong numero sa akin. Dahil nabanggit nga noon ng aking lolo na mahilig ito sa numero. At ito ang kusang nagbibigay ng numero kay Lolo upang itaya sa wedding. Pagkahapon ay dinalaw kong muli ito at itinanong kung siya nga ba ang nagpakita ng numero sa aking panaghinip. Wika nito,
Oo, ako nga, kaibigan. Sabay tawa nito. Wika ko naman dito. Ngunit hindi ganun kalinaw yung numerong nakita ko sa panaghinip ko, kaibigan. At tila ba magulo ito? Ano bang ibig sabihin noon? Ngumisi lang naman ito. Sinusubukan kong pumasok sa panaghinip mo kagabi. At sinubukan kong magpakita ng numero sa'yo. Ngunit hindi pa ganoon kalinaw ito. At may binubuo pa akong numero. At ang iyong numerong nakita na magulo ay hindi pa talaga handa. Matagal na rin yung nakikita ng lolo mo sa panaghinip niya. Ngunit hindi pa talaga yun napapanahon. Kaya ito munang ibibigay ko sa'yo. Kumuha ka ng ballpen at isulat mo. Dali-dali nga akong naghanap ng ballpen sa kwarto ni Lolo. At meron naman akong nakita. At isinulat ko ang numerong ibinigay nito sa akin. Wika pa nito. Huwag mong sasabihin ang numerong iyan kahit kanino. Maliban lamang sa pinagtayaan mo. Nang maibigay na ang numero sa akin, wika pa nito. Itupi mo na ang iyong pinagsulatan. At huwag na huwag mo itong ipapakita kahit na kanino. At kung may hihingi man sa iyo ng numero, ay huwag na huwag mo itong ibibigay. Dahil mawawalan ito ng bisa. Maliban lamang doon sa oras ng iyong pagtaya. Kailangan ko na ba itong tayaan kaagad? O kinabukasan pa? Sambit naman ito sa akin. Kinabukasan ng umaga ay pwede ka nang magtaya. Huwag na huwag mo itong kakaligtaan. Dahil kung makakaligtaan mo, ibang tao na ang makakatama ng numerong ito. Kaya siguraduhin mo lang na matatayaan mo ito kinabukasan. Maraming salamat dito, kaibigan. Hayaan mo bukas. Hindi ko ito makakaligtaan. Pasensya ka na nga pala. Dahil wala akong nadalang pagkain ngayon. Dahil sa kinapos ako ng budget, kinailangan ko rin kasi sa pag-aaral ko. Nauunawaan kita, kaibigan. Hayaan mo at makakatulong yan sa pamilya mo. Ang numerong ibinigay ko sa'yo. Sige, kaibigan. Uuwi na muna ako sa bahay at may pasok pa rin ako kinabukasan. Maya-maya ay agad ko namang isinilid sa bulsa ko ang papel na aking pinagsulatan. At ingat na ingat upang hindi ito mahulog. Pagkarating ko sa tahanan, kahit na si inay at si itay, ay hindi ko pinagsabihan tungkol sa numerong ibinigay sa akin. Simula noong lagi kong napapanaginipan ang mga numerong aking nakikita, paulit-ulit itong lumalabas sa aking panaginip. Ngunit malabo, hindi ko talaga maunawaan yung ibang numero. Pagkagising ko kinabukasan ng umaga, ay muntik ko pang makalimutan ang numerong ibinigay sa akin ni Kulyas. Nanduroon iyon sa aking shirt na suot kahapon. Kaya madali ko itong binalikan at kinuha roon sa kwarto ko. Napansin naman ako ng inay. Wika nito. O anak, mukhang sobrang aga mo naman yata ngayon ah. Sambit ko naman dito. Oo, nay. May dadaanan lang ho ako bago magpunta ng school. Para saan naman yun, anak? Ah, wala ho, nay. Para lang ho sa kailangan ko. Sabay paalam na kay inay upang hanapin ang nagpapataya sa amin ng weteng. Maya-maya ay nakita ko na ito. Marahan kong dinukot sa aking bulsa ang pinagkatupi-tuping papel na aking pinagsulatan ng numero. At agad na nga akong nagtaya kay Manong. Matapos kong magtaya, ay wika pa nito sa akin. Antonio, mukhang ipinamana na sa iyo ah.
ng lolo Pabian mo. Yung swerte niya. Wika ko naman dito. Hindi ho. Sumusubok lang ho ako. Baka manalo ho eh. Kailangan ko rin ho sa aking school. Kaya sinubukan ko lang din. Sige ho, at baka malate pa ako sa aking school. At agad na akong umalis para makahabol sa klase. Kinahapunan, nang matapos na nga ang klase, pag-uwi ko sa aming tahanan, ay sinalubong kagad ako ng aking inay. Bigla nitong inabot sa akin ang nagkakahalagang 15,000. Dito nagsimula sa 15,000 ang aking yugto sa pagtama sa waiting. Agad kong niyakap ang inay dahil kailangan ko ang perang iyon para sa aking pag-aaral. Wika naman ng inay. Anak, baka naman makasira yan sa pag-aaral mo ha. Alam ko naman anak na nakakatulong yan. Pero syempre, mas gusto ko na unahin mo yung pag-aaral mo. Dahil yung pangarap namin para sa'yo ng itay mo na makapagtapos ka, sana anak ay hindi iyon mabigo. Ang inay naman oo, hindi naman ho siguro nay. Mabuti naman anak kung ganun. Si Kulyas ba ang nagbigay sa'yo ng numero? Oo nay, si Kulyas nga ho. Binigay niya ho yan sa akin kahapon lang. Wika pa nito. Nagulat kami kanina anak ng iyong itay. Nang nagpunta dito yung nagpapataya. Ayun na nga, wika niya na nanalo ka raw. Kaya nagulat din kaming dalawa ng itay mo. Inabutan ko na rin anak yung nagpapataya. Ah, ganun ho ba nay? Salamat ho nay. Malaking tulong ho ito nay sa akin sa pag-aaral ko. Ganun na rin ho nay sa inyo. Isa pa ho nay ay hindi ko na ho nadadala ng pagkain doon si Kulyas. Dahil sa wala na rin ho akong maibili. Kaya ngayon ho, malaking tulong ho ito sa akin. At mabibilhan ko rin ng pagkain na gusto niya si Kulyas. Kinabukasan, araw ng Sabado, agad akong gumising ng umaga upang bumili ng paboritong pagkain ni Kulyas. At agad akong nagpunta roon sa tahanan ni Lolo Pabian. Agad ko itong kinamusta. Tuwang-tuwa ito sa bitbit kong pasalubong para sa kanya. At nagtatatalon na animoy bata. Wika ko dito. Salamat kaibigan Kulyas sa numerong ibinigay mo sa akin. Dahil saktong-sakto talaga. Kailangan ko para sa aking pag-aaral. Lalo na yung mga report. Sobrang laking tulong nun. Wika naman ito sa akin. Wala nga naman yun, kaibigan. Kusa akong magbibigay sa iyo ng numero na maaari mong tayaan. Ngunit, kapag ikaw ang hihingi, hindi ako magbibigay sa iyo. Hayaan mo na lamang na ako ang kusang magbigay sa iyo upang maging tao sa aking puso. Wika ko naman kay Kulyas. Oo naman, kaibigan. Hindi ko nga rin inaasahan na bibigyan mo ako ng numero kahapon. Kaya maraming salamat sa iyo, kaibigan Kulyas. O eto nga pala yung paborito mo. Kukuha lang ako ng mapaglalagyan. Eto Kulyas, kumain ka muna. Pasensya ka na talaga ha. Dahil ilang araw din akong walang bitbit dito noong mga nakaraang araw. Dahil nga sa kailangan ko para sa pag-aaral. Kulyas, matanong ko lang. Baka naman may kapalit ang numerong binibigay mo sa akin.
Wika naman ito sa akin. Tumawa muna ito, saka nagsambit ng... Walang kapalit, dahil kusang loob ko yung ibinigay sa iyo. At ako sa puso ko ang pagbibigay. Manok lamang at chocolate, ay masayang masaya na ako. Kaya wag mo iyong alalahanin. Tulad ng pagbibigay ko sa iyong lolo Pabian. Sabay hagik-hik uli ng tawa nito habang kumakain. Masayahin pala itong si Kulyas. Kaya pala, kapag nakikita ko itong si Lolo noon, ay tawa lang ito ng tawa habang nakaupo sa kanyang paboritong upuan na tumba-tumba. Wika ko pa rito. Hindi ka ba nalulungkot dito, kaibigan? Ikaw na lang madalas ang nandito. At tuwing hapon lang naman ako nakakapunta dito. At Sabado pati na rin Linggo. Kapag walang pasok lang, wika naman ito. Nalulungkot rin. Ngunit ayaw kong iwan ang tahanan na ito. Marami akong magagandang alaala rito. Tulad ng mga pinagsamahan namin ng kaibigan kong si Pabian. Tinuring na namin ang isa't isa na magkapatid. Kaya napakahirap sa akin na iwanan ang tahanan na ito. Ah, ganun ba kaibigan? Sige, hayaan mo at hindi kita pipiliting lumipat sa aming tahanan. Basta kapag may kailangan ka, pasyal ka lang sa amin. Siya nga pala kaibigan. Madalas ko na nga palang napapanaghinipan ang mga numerong iyon. Yung nabanggit ko sa iyo nung nakaraan. Ano ba ang ibig sabihin noon? Wika naman ito. Hindi pa yun ganun kalinaw. Ngunit, kapag nagpakita na sa iyo ang numero at malinaw na sa iyong panaginip, huwag na huwag mong kakaligtaang isulat ito. Dahil kapag nakaligtaan mo, ibang tao ang makikinabang ng numerong iyon. Kakaiba ang numerong iyon, kaibigan. At hindi basta-basta iyon. Dahil balang araw, baka iyon pa ang magpabago ng buhay ng iyong pamilya. Ah, ganun ba, kaibigan? Kailangan ko pa ba yung i-anunsyo para mabuo ko ang numero? Pagtatanong ko rito. Ngunit, tumawa naman ito at sobrang humagik-hik sa kakatawa. Sabay sambit ng... Hindi na kailangan dahil saktong numero mismo ang magpapakita sa iyo. Kaya kailangan mo na lang gawin ay isulat iyon. Dahil sa mga tanong kong iyon kay Kulyas, pati ako sa sarili ko ay natawa na rin. Wika ko pa rito. Akala ko kailangan ko pang i-anunsyo eh. Kaibigan, siya nga pala. Pati ang inay at titay, nagpapasalamat sa numerong ibinigay mo. Malaking tulong raw iyon sa amin. Tumingin lang naman ito sa akin at sinabayan ng ngiti. Kaibigan Kulyas, wala ka na bang kaharian dito o pamilya? Kaya matagal ka nang naninirahan dito sa tahanan ni Lolo. Sambit nito sa akin. Matagal na akong walang pamilya. Sinalakay ng mga itim na engkanto ang tahanan namin. At prinotektaan iyon ng aking mga magulang. Pinalis ako ng aking mga magulang upang makaligtas roon. Pagbalik ko, sira na ang aming tahanan. At wala na ring buhay ang aking mga magulang. Kaya natuto akong mamuhay ng mag-isa hanggang sa maging kaibigan ko si Pabian. At sa kaharian naman namin, ayaw ko ron, napakaraming batas. Hindi ako malaya. Kaya mas gusto kong nanirahan na lang dito sa tahanan ni Pabian. Ah, kaya pala. Lubhang masaklap ang nangyari sa iyong pamilya. Hindi na ito umimik sa sinabi kong iyon. Wika ko pa rito. Gusto mo bang sumama sa school ko minsan, Kulyas? Ilalagay lang kita doon sa bag ko. May malaking bulsa iyon sa gilid. Para hindi ka naman malungkot dito. At makapag-gala-gala ka na rin. Maraming tao doon.
Basta huwag ka lang aalis sa blusan ng bag ko. Wala namang siper yon. Nakabukas lang. Iiwanan lang kita ng tsokolate sa bulsa. Para hindi ka naman magutom. Ano, deal ka ba? Napaisip itong si Kulyas sa mga sinabi ko. At nagwika ito ng... Hindi na lang siguro. Dito na lang ako sa tahanan. Ayaw ko ng lugar na maingay. Mas gusto ko pa rito dahil tahimik. Ah, sige. Ikaw ang bahala, Kulyas. So, paano ba yan, kaibigan Kulyas? Uuwi din muna ako. Marami pa akong kailangang tapusin. Lalo na yung mga proyekto ko. Kailangan kong maipasa yon sa darating na araw ng klase. Kapag may bakanting oras uli ako mamaya o bukas, balik uli ako dito. Kung nagugutom ka naman, punta ka lang sa bahay. Dahil may tinapay ako ron at biskwit na rin. Hayaan mo at mag-i-stack na rin ako ng mga tsokolate sa bahay namin. Para kapag pumunta ka ron, automatic meron kang tsokolate. Maya-maya nga ay umuwi na ako sa aming tahanan para gawin ang mga kailangan kong tapusin. Pagkarating ko roon, ay nakita ko si inay na kinuha ang mga labahan kong damit at uniforme. Wika ko naman dito. Nay, ako na ho ang maglalaban niyan. Tapusin niyo na ho yung mga gawain niyo. Huwag niyo na hong alalahanin yung paglalaban ng mga damit ko. Tatapusin ko lang ho yung homework ko, nay. Ako na ho yung bahala dyan. Kayang-kaya ko na ho yan. Sambit naman ito sa akin. Sigurado ka ba, anak? Baka naman marami ka pang gagawin. Ako na ang maglalaban nito. Hindi ho, nay. Hayaan nyo na ho yan dyan. Madali lang ho ito. Pagkatapos ko, ako na ho ang maglalaban niya, nay. Huwag nyo na hong idagdag yan sa mga gagawin nyo dito sa bahay. Hindi na ho ako bata, nay. Natulad ng dati. Na inaasa pa sa inyo ang mga damit ko para labhan. Ang anak ko naman, oo. Siyempre, nag-iisa ka lang na anak namin ng tatay mo. Kahit na binata ka na ngayon, ay bata pa rin ang tingin namin sa iyo. Ang inay naman, ginagawa nyo na naman ho akong bata niyan. Baka maging tamad ho ako niyan, nay. Hayaan nyo na ho yan dyan at ako na ho ang bahala. O siya, sige anak. At umalis na nga ang inay. Matapos ko nang gawin ang mga homework ko, ay agad ko namang nilabhan ang mga damit ko, lalo na ang uniforme. Habang pinupuno ko ng tubig ang planggana sa labas ng bahay kung saan akong maglalaba, ay may napansin akong bumula sa tubig dahil may naghagis dito ng maliit na bato. Pagtingin ko sa gilid, ay nandudoon si Kulyas. Wika ko rito. Kulyas, nakakagulat ka naman. Mabuti naman at napasyal ka dito sa amin. Pasensya ka na ha, kung hindi agad ako nakabalik doon. Kailangan ko kasing tapusin ito. Lalo na itong mga uniforme ko, para may magamit ako sa Lunes. Kaya baka hindi ako lubusang makapunta ngayon sa tahanan ni Lolo. Wika naman ito. Ayos lang naman yon, kaibigan. Huwag mo iyong alalahanin. O bakit ka nga pala napunta dito? Nagugutom ka ba? Baka gusto mo ng tinapay o kaya biskwit. Meron ako dyan eh. Titingnan ko na rin doon, baka may tsokolate pa ako. Sambit nito. Hindi na kailangan, kaibigan. Pumasya lang ako dito sa inyong tahanan. Nakita ko nga pala ang iyong inay. Nagwawalis doon ng dahon sa ilalim ng puno. Oo, kaibigan. Masipag yung inay. Lalo na dito sa mga gawain ng bahay. Maya-maya, kaibigan, ay kakain kami.
ng gabihan kaya dito ka na rin kumain sa amin. Sumabay ka na. Ayos lang ba yun sa'yo? Sambit naman ito sa akin. Sige kaibigan, sasabay akong kumain sa inyo mamaya. Ngunit ayaw ko ng may asin. Huwag kang mag-alala kaibigan. Magpapaluto ako kay inay. Yung paborito mong manok. At hindi natin ito papalagyan ng asin. Maya-maya ay hindi ko napansin ang inay. Nasa likod ko na pala. At kanina pa ako nitong pinagmamasdan. Wika nito sa akin. Anak, sino bang kausap mo dito? Wala naman akong makita. Si Kulyas ba yan? Oo, nay. Si Kulyas ho, nandito. Ayan ho. Nasa malapad ho na bato nakaupo. Wala naman akong makita, anak. Di bali, anak. Ikamusta mo na lamang ako sa kanya, ha? Sige ho, nay. Ay, nay, saglit lang ho. Baka ho, nay, maaari kayong magluto ng manok. Yung wala hong asin. Kahit ho yung hita lang ng manok. Dito ho kakain si Kulya sa atin. Sasabay raw ho siya mamaya sa atin sa gabihan. Bawal ho kasi siya ng may asin, nay. Kaya ingat na ingat ho ako kapag nagbibigay ng pagkain sa kanya. Hindi naman kaagad makapagsalita ang inay nang sinabi ko iyon. Sige anak, ipagluluto ko siya mamaya. Basta nay, wag na wag niyo hong kalimutan. Wag niyo hong lalagyan ng asin. Salamat ho nay. At agad na ngang umalis ang inay upang makabili na rin ng manok na kanyang lulutuin. Sambit ko naman kay Kulyas. Diba Kulyas? Sabi ko sa'yo eh. Welcome na welcome ka dito sa aming tahanan. Ikinatuwa naman iyon ni Kulyas. At baka sa kanyang mukha ang kasiyahan. Kinagabihan nga, oras na ng pagkain, ay nandudoon na rin ang itay. Wika ko rito. Tay, nandito ho si Kulyas. Sa mesa, nakaupo. Ayan ho sa ibabaw ng mesa. At kung saan ho nakalagay ang manok, ay nandudoon ho siya. Yun nga lang ho, ako lang ang nakakakita sa kanya. Sa reaksyon ni Tay ng mga oras na yun, hindi mo alam kung natatakot ba siya o natataranta. Wika naman ito. Kulyas, salamat at napasyal ka dito sa amin. Hindi man kita nakikita. Alam ko na naririnig mo ako. Welcome na welcome ka dito sa aming tahanan. Kumain ka lang ng marami ha. Alagaan at bantayan mo rin ang aming anak. At nagsimula na nga kaming kumain. Nilagyan ko rin ito ng soft drinks sa kanyang baso. Gulat na gulat ang inay at itay. Dahil nakita nilang nababawasan ng bahagya ang manok pati na rin ng soft drinks. Nay, tay, ngayon pa ba kayo magugulat? Si Kulyas ho yan, ang matagal ng kaibigan ni Lolo. Kaya wag na ho kayong magulat. Mabait hong nila lang itong si Kulyas. Dahil siya rin mismo ang nag-alaga noon kay Lolo. Lalo na sa mga oras na kailangan nito ang mga pang-araw-araw. Kaya malaki ho ang utang na loob natin dito kay Kulyas. Lalo na ho nung panahong hirap na ang Lolo ay hindi niya pa rin pinabayaan. Hanggang sa huli ay nandun pa rin ho siya sa gilid nito. Nang matapos na nga kaming kumain, ay agad kaming pumunta ni Kulyas sa gilid ng aming tahanan. Habang nakatingin sa mga malalaking punong nanduroon, wika pa nito sa akin. Kaibigan,
Kinabukasan ay meron akong ibibigay sa iyong numero. Ngunit itataya mo iyon sa araw pa ng Martes. Sambit ko naman dito. Kaibigan, mukhang napapalubos ang pagbibigay mo sa akin ng numero. Kakatama ko lang kahapon eh. Baka naman mamihasa na ako niyan. Isa pa, ayaw kong samantalahin ang kabaitan mo sa amin. Wika naman ito sa akin. Hindi kaibigan, dahil nakalaan na talaga para sa iyo ang numerong iyon. Kaya kailangan mong pumunta bukas sa tahanan ng lolo mo. At doon ko ito ibibigay. Alam kong kailangan iyon ng pamilya mo upang makatulong sa iyong mga magulang. Habang lumilipas nga ang mga araw, ay mas lalo kaming nagkakakilanla ni Kolyas. At sa sobrang bait nito, ay lubos na ang tiwala nito sa amin. At gayon din naman kami sa kanya. Hindi ko layunin ang samantalahin ang pagiging mabuti niya sa amin. Ngunit sa napapansin ko sa kanya, ay likas iyon sa kanyang ugali ang tumulong sa amin. Lalo na't iisa lamang ang dugo namin ni Lolo Pabian. Kaya mabilis lamang sa kanya ang magtiwala sa amin at ituring din kaming kanyang kapamilya. Kinabukasan nga ay agad akong nagpunta sa bahay ni Lolo Pabian at nagdala ng pagkain para sa kanya. Binilihan ko rin ito ng iba't ibang uri ng prutas. Pagdating ko pa lamang sa tahanan ay bukas na ang pintuan nito. Malamang na siya ang kusang nagbukas nito. Dahil siya na lamang naman mag-isa ang naninirahan dito. Pagpasok ko sa loob ay tinawag ko kaagad ito. Kulyas, kaibigan, magandang umaga sa'yo. Nandito ka ba? Wika ko rito. Walang sumasagot sa aking pagtawag. Pagtingin ko sa mesa, ay nanduroon na ito at nakangiti sa akin. Nandyan ka lang pala kaibigan. Eto, may mga dala akong prutas para sa iyo. At syempre, hindi ko makakalimutan yung paborito mong inihaw na manok, pati tsokolate. Bukas kaibigan Kolyas ay may pasok na uli ako. Kaya hapon lang uli ako makakapasyal dito. Pakagaling ko pa ng school. Kumain ka muna nitong mga daladala ko. Tuwang-tuwa ito na nakatayo sa mesa habang ipinapalakpak ang kanyang dalawang maliit na kamay dahil sa tuwa. Maya-maya ay dumating si inay at may dala-dala itong panglinis. Wika ko rito. O nay, napadaan ka ho rito. Sambit nito. Oo anak, lilinisan ko itong tahanan ng lolo mo para hindi naman mapabayaan. Upang matuwa na rin yung kaibigan mong si Kolyas. Dahil doon ay nagpasalamat itong si Kolyas kay inay. Wika ko naman dito. Nay, wika ho ni Kolyas. Salamat daw ho sa paglinis ninyo. Sambit naman ang inay. Naku anak, kulang pa ito sa dami ng naitulong ni Kolyas sa lolo mo. Patuloy naman itong si Kolyas sa kanyang pagkain habang ang inay ay patuloy ring naglilinis sa loob ng tahanan. Nang matapos naman itong kumain si Kolyas ay lumapit ito sa akin at nagwika ito ng kaibigan, tulad ng sinabi ko sa iyo kahapon, ay meron akong ibibigay sa iyong numero.
Sa pagkakataong iyon, ay inihanda ko na rin ang ballpen at papel bago pa lamang ako magpunta roon. Maya-maya nga ay ibinigay na niya sa akin ang numero. Habang nagsusulat ako ng mga oras na yun, ay napansin ako ng inay. Wika nito. Nak, ano yung sinusulat mo? Sambit ko naman dito ay, wala ho nay. Bawal ko ho itong sabihin sa inyo o ipakita man lamang. Hindi naman iyon inintindi ng inay at nagpatuloy na ito sa paglilinis. Siguro dahil alam niya na rin na numero yung ibinigay sa akin ni Kulyas. Minsan ay napapaisip na rin ako na baka balang araw ay isipin ni Kulyas na kaya ko siya kinaibigan ay dahil nagbibigay ito ng swerte sa pamamagitan ng pagbibigay ng numero. Ngunit kahit noon pa man, ay gustong gusto ko na siyang maging kaibigan. Bata pa lamang ako noon. Dumating na nga ang araw ng Martes, ay tinayaan ko na ang numerong ibinigay niya sa akin. Nasa paaralan pa lamang ako noon, ay alam ko nang tumama ang numero ko dahil sa isa kong classmate. Iyon ang nagsabi sa akin dahil nakita raw at nakausap ng kanyang ina ang nagpapataya ng weteng. Uwian kasi itong classmate ko kapag kumakain ng tanghalian dahil sa meron itong sasakyan. Ako naman ay nagdadala lamang ng baon upang makatipid. Kaya pag-uwi ko ng hapon, ay alam ko nang naibigay na kay inay at kay itay ang perang aking napanalunan. Pagpasok ko pa lamang sa tahanan, nang nakita ko ng inay at itay, napansin kong lumuluha na ang mga mata ni inay dahil sa tuwa. Inabot nito sa akin ang pera at malaking halaga na iyon para sa amin. Nagkakahalaga ito ng 30 mil, doble kesa doon sa una kong taya. At ibinalik ko naman ito kay inay upang itabi niya. Dahil sa wala pa naman akong kailangan sa school, dahil nabayaran ko na rin yung iba. Dahil sa pangyayaring iyon, ay agad akong nagpunta sa tahanan ni Lolo Fabian upang magpasalamat kay Kulyas. Tulad ng dati, dahil nga may pangbili na, ay binilhan ko muna ito ng pagkain niya. Wika ko rito pagkarating sa tahanan ni Lolo. Kulyas, kaibigan, maraming salamat ha. Baka mabilhan ko na ang itay ng tricycle niya. Pamasada upang hindi na ito mangamuhan sa pakikipasada ng jeep. Maghahanap ako ng mura lang na kaya lang ng budget. Kahit yung hindi na kabaguhan, yung second hand lang. Magkaroon lang nga itay ng sarili niyang panghanap buhay. Wika pa nito. Wag muna kaibigan. Dahil tuwing Linggo, ay magbibigay na ako sa iyo ng numero. Nasa sa iyo kung tatayaan mo iyon o hindi. Sabay ngiti nito sa akin at nagwika muli ng upang makabili ang itay mo ng jeep at hindi tricycle. Ipunin mo muna iyon upang madagdagan. Wika ko naman kay kaibigang Kulyas. Kaibigan, mukhang hindi ko na matatanggap. Malaki na yung naitulong mo sa amin. Siguro sa tingin ko ay sapat na iyon. Maya-maya ay
Tumawa ito sa pagkakasabi kong iyon. Sabay wika ng... Parehong-pareho talaga kayo ng ugali ng Lolo Fabian mo. Marami akong numerong ibinigay sa kanya. Tuwing Linggo. Ngunit ayaw niya itong tayaan. Dahil sa pakiramdam niya na sobra-sobra na yung naitutulong ko sa kanya. Kaya tumataya lang iyon kapag kailangan niya lang ng pera para sa pang-araw-araw niya. Kahit na anong kulit ko sa kanya ay hindi ko talaga yun mapilit. Kapag gusto niya lang magtaya, saka lang yun tataya. Ngunit para sa akin, kaibigan, dahil bata ka pa, tulungan mo rin ang iyong inay at itay. At alam kong mas mataas ang pangarap mo para sa kanila. Kaya tayaan mo ang mga numerong ibinibigay ko sa'yo. At huwag kang magdadalawang isip sa pagtaya upang mabilhan mo ng jeep ang iyong itay. Pagpapaliwanag pa nito sa akin. Hindi mo naman ninakaw ang perang na panalunan mo. Talagang nakalaan yon para sa'yo. Dahil kung hindi mo tataya ng mga numerong ibinigay ko sa'yo, ibang tao ang mananalo sa numerong iyon. Kaya tuwing Linggo lamang ako nagbibigay ng numero sa iyo upang magkaroon din ng pagkakataon ng ibang tao na tumama. Kalabisan naman siguro kung ikaw lamang ang madalas na nananalo. Sabay hagik-hik muli ng tawa nitong si Kulyas. Araw iyon ng Martes ng hapon nang nagpunta ako sa bahay ni Lolo. Wika pa nito sa akin. Sa Linggo ay may ibibigay ako sa iyong numero. Ngunit anim na numero na ito. At ituturo ko sa iyo kung paano iyon itataya. Hindi na sa weteng ang tatayaan mo. Malalaman mo iyon sa Linggo. Dahil sa sinabing iyon ni Kulyas, ay na-curious ako. Dahil sa pagkakaalam ko, kapag anim na numero, ay sa loto na ito tinataya. Hindi naman niya ito sinasabi sa akin. Basta ang sabi lang niya ay sa Linggo. Hindi ko naman na ito kinulit. Dahil baka magmukha na akong pera sa lagay na iyon. At ayaw ko iyong samantalahin ang kabaitan sa akin ni Kulyas. Dumating na nga muli ang araw ng Linggo upang ibigay sa akin ni Kulyas ang numero. Sa pagbigay niya nga sa akin, ay tinuro niya kung papaano ang tamang paglagay roon. Tulad ng dati, Martes ko pa rin ito itataya. Bali isang araw ko rin inalagaan ang numero. Dahil nga sa mga pamamaraang itinuro sa akin ni Kulyas sa aking pagtaya ng Martes, tulad ng una at ikalawa kong pagtama, ay tumamang muli ako. Ngunit mas malaki na ito. Dahil ito ay sa PCSO Lotto na. Yung anim na combination ng number na ibinigay sa akin ni Kulyas ay tinaya ko sa lucky pick. 645, first draw and second draw. Hindi ito tumama nung unang draw. Ngunit sa ikalawa, doon na ito tumama ng jackpot. Hindi pa naman ito umabot ng milyon. Dahil sa napanalunan ng milyon noong mga nakaraan. Ngunit sobrang laki na nito para sa amin. At kaya ko nang mabili ang jeep na pangarap ng aking itay. Hindi ko nasasabihin kung magkano ang eksaktong halaga. Isipin na lang ninyo kung makakabili ka ng isang brand new jeep. Ngunit hindi pala ganun kadaling makuha ang napanalunan. Dahil kailangan pa itong i-clarify at kailangan din ng 2 valid ID. Ng mga oras na yun ay estudyante pa lang naman ako. At isang ID lang meron ako. Yung voter's ID. Kaya gumawa pa ako ng paraan para makakuha ng isa pang ID.
Kumuha pa ako ng passport para makasiguradong valid ito. Pina-expedite ko yun para mas mabilis kong makuha ang passport ko. Kaya kung tataya kayo sa loto, ay siguraduhin ninyong meron kayong 2 valid ID para hindi maantala ang inyong napanalunan. At syempre, meron pang form na kailangang pilapan para sa security reason purposes. At legalities na rin ng kanilang sistema. Kung nasa 10,000 lang pababa ang iyong napanalunan, ay maaari mo itong kunin sa branch na malapit sa inyo. Ngunit kung mahigit na sa 10,000, ay sa main branch mo na ito kukunin sa Mandaluyong. Kaya kinailangan ko pang lumuwas noon upang kunin ang tseke. Dahil hindi naman sila nagre-release ng cash kung di tseke lamang, lalo na sa ganoong kalaking halaga. At nag-open na rin ako ng sariling bank account upang doon ipasok ang aking napanalunan. Nang umuwi ako noon at daladala ko ang resibo ng aking pagkapanalo, nakita ko ang itay at kinamusta ko ito. "Tay, mano ho, kamusta ho kayo, tay? Mukhang mabibilhan ko na ho kayo ng sarili niyong jeep na matagal ko ng pangarap para sa inyo. Para hindi ka na mangamuhan, tay, sa pakikipasada. Siguradong sa'yo na ang kikitain mo, tay. Tingnan niyo ho ang hawak kong ito, tay. Ito ho ang katibayan na nanalo ho ako. Tingnan nyo na lang ho kung magkano ang nakasaad dyan." Pagtingin nga ng itay, ay napaluha itong bigla at tumalikod sa akin upang hindi ipakita ang kanyang pagluha. Maya-maya ay niyakap ako nito habang nagpapasalamat sa akin. Maya-maya ay dumating rin ang inay at ipinakita ko roon ang resibong aking hawak-hawak. At ikinagulat naman iyon ng aking inay. Wika naman ang itay sa akin. "Anak, salamat ha. Ngunit yung pangarap namin para sa iyo ng iyong inay ay huwag na huwag mong kakalimutan. Ang makapagtapos ka. Isang taon na lang ay tapos ka na, anak. Kaya kahit kumita ka man ng ganito kalaking halaga, ay huwag na huwag mong papabayaan ang iyong pag-aaral." Sambit ko naman kay itay habang nakayakap dito at tinatapik ang kanyang likuran. Ang itay naman, "Siyempre ho, hindi ko kayo bibigoyin sa inyong pangarap para sa akin. Kaya huwag ho kayong mag-alala dahil matutupad nyo ho ang pangarap nyo na makapagtapos ako. At papaakyating ko ho kayo sa stage ng aming paaralan." "Paano ba yan, tay, sa Sabado? Sa tingin ko ngayon ay maaari na kayong tumingin ng jeep na gusto nyo. Mag-canvas na ho kayo para sa Sabado. Pupuntahan na ho natin at kukunin natin yan. Upang hindi maantala ang inyong pagbiyahe, sayang din naman ho yung araw." Maya-maya ay nagpaalam ako kay Nay at itay upang puntahan si Kulyas. "Nay, tay, saglit lang ho ah. Magbibihis lang ho ako at pupuntahan ko ho si Kulyas upang makapagpasalamat roon." Wika naman ng inay. "Sige anak, ipagpasalamat mo na rin kami ng iyong itay kay Kulyas ha." "Sige ho, nay. Dali-dali na nga akong nagbihis at bumili rin ako ng mga pagkain para kay Kulyas bago ako tuluyang nagpunta roon." Pagkarating ko sa tahanan ni Kulyas, ay tinawag ko kaagad ito. "Kulyas, kaibigan, maraming salamat doon sa numerong ibinigay mo sa akin. Matutupad ko na ang pangarap ko para kay itay." "Siyempre dahil yun sa'yo, kaibigan. Kaya lubusan akong nagpapasalamat sa iyo.
Alam kong hindi sapat ang mga pagkain ito, kaibigan. Ngunit alam ko sa iyo na walang halaga ang pera kung walang tunay na kaibigan. Ang pera ay para lamang sa mga material na bagay. Ngunit ang pagiging magkaibigan ang magdadala sa atin hanggang sa huling buhay. Wika ko pa kay Kulyas. Siya nga pala, kaibigang Kulyas. Maaari ka bang sumama sa amin sa Sabado? Magkakanvas kasi ang itay ngayon ng jeep na kanyang magugustuhan. Hindi ko na sinamahan ang itay dahil wala rin naman akong alam doon. Kaya ipinaubaya ko na sa kanya. Ngunit sa Sabado ay kukunin na namin kung alin ang magustuhan niya. Wika naman ito. Sige, kaibigan. Sasama ako. Pagdating nga ng Sabado ay pinuntahan na namin ang jeep na nagustuhan ng itay. Habang nasa biyahe ay nasa bulsa naman ng bag ko si Kulyas. At tuwang-tuwa ito sa kanyang mga nakikita roon. Nang makarating kami kung nasa saan ang jeep na nagustuhan ng itay, ay nagwika ito ng, "Anak, ito yung jeep na nagustuhan ko." "Ito na ho, batay. Oh, sige ho, ito na yung kunin natin." "Salamat, anak, sa inyong dalawa ni Kulyas." Maluha-luha ito habang nagpapasalamat. "Walang anuman ho yun, tay. Para ho talaga yan sa inyo." Maya-maya ay agad na nga naming inasikaso ang mga pangunahing papel na aming kailangan at binayaran na ang jeep. Wika ko dito. "Congrats, tay. Ayan na ho ang jeep nyo." Matapos nga naming makuha ang mga pangunahing papel, ay agad na naming dinala ang jeep sa aming tahanan. Pagdating namin roon, ay laking gulat ng aming mga kapitbahay dahil meron na kaming jeep na nakaparada sa harap ng aming tahanan. Wika ako sa sarili ko. Ito pa lamang ang simula ng journey namin sa pagtaya ko sa PCSO. Sambit ko kay Kulyas habang nakadungaw sa bulsa ng aking bag. "Kaibigang Kulyas, ito na yung bunga ng numerong ibinigay mo sa akin. Hindi ko na alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo." Sambit pa ni Kulyas sa akin. "Sa mga susunod na pagtama mo, ay maglaan ka ng ibang halaga upang makatulong naman sa ibang tao. Mamigay ka ng mga pagkain sa mga kapuspalad." Bigla akong napaisip sa mga sinabing iyo ni Kulyas. Wika ko sa aking isipan. "Oo nga no, bakit hindi ko yun naisip?" Wika pa nito sa akin. "Dahil hindi lahat ng ibibigay sa iyong biyaya ay para lamang sa iyo. Kaya maglaan ka ng para sa mga taong nangangailangan." "Sige, kaibigan. Tama ka dyan. Gagawin ko iyang sinabi mo." Dagdag na sambit pa nito. "Dahil sa mga paraang iyon na gagawin mo, yun na rin ang pinakasukli mo sa akin. Ang makatulong ka rin sa iba. Yun ay sapat na sa akin para maitulong mo rin yung mga naibahagi ko sa iyo." "Tama ka, kaibigan. Hindi ko talaga naisip iyon. Hayaan mo at maglalaan tayo para sa kanila. Isa ka talagang mabuting nilalang." Pagdating ng Lunes, araw na naman ng pag-aaral, ay nagulat ako sa iba kong mga kaklase dahil mas dumami ang mga tropa ko sa aking eskwelahan. Hindi tulad ng dati na iilan lamang. Ngayon kahit babae ay nakikipagkaibigan na sa akin dahil siguro sa nababalitaan nilang aking pagkapanalo. Dedma ko lang naman ang mga ito. Ngunit kinukulit ako dahil sa humihingi ito ng mga numero. Wika ko naman sa mga ito ay, "Nakakatsamba lang ako sa pagtaya, kaya nananalo. Subukan nyo rin tumaya ng tumaya. Malay nyo,
isa rin kayo sa manalo. Dahil sa pangungulit ng mga ito, ay naalala kong may ibinigay nga pala sa aking numero si Kulyas noong nakaraang linggo. Naiwan ko yun sa aking short na nakasabit doon sa CR kanina ng aking pagligo. Ang inaalala ko, baka kunin niyo ng inay at labahan. Dahil iyon ang madalas na ginagawa ng inay kapag nakakakita ito ng mga nakasabit sa CR. Isinasama na iyon sa kanyang mga labahan. Pag uwi ko nga ng hapon, ay hindi nga ako nagkamali. Pagpasok ko sa CR ay wala na doon ang shirt. At tiningnan ko ito sa labas. Nakababad na ito sa may planggana ng inay. Tiningnan ko kaagad ang bulsa. Baka na itabi lamang ng inay ang papel. Ngunit nanduro nito. At luray-luray na. Burado na rin ang pagkakasulat ng ballpen. Dahil sa pangyayaring ngayon, ay agad akong pumunta kay Kulyas. Tinanong ko kung anong pwedeng gawin doon. Ngunit ang wika nito sa akin ay, "Hayaan mo na iyon. Ibig sabihin lang nun, hindi yon para sa iyo. Hayaan na natin na ibang tao naman ang manalo sa numerong iyon. Hindi ko na muling maibibigay sa iyo ang numero. Dahil sa isang beses ko lang iyon binibigay. At kung ibigay ko naman uli sa iyo, ay hindi na rin yung tatama. Ipagpaubayan na natin sa iba ang numerong iyon." Dahil nga sa pagkabasa ng numerong ibinigay ni Kulyas, ay pinabayaan na lang namin iyon. At naghintay na lamang muli ng linggo. Simula noong makabili kami ng jeep ng itay, ay mas lalong guminhawa kahit papaano ang aming buhay. Dahil ang kinikita niya ay naitatabi na niya. At hindi na gaanong kinakapos sa pang-araw-araw. Kaya dalawa ang masasabi ko. Masakit para sa amin na nawala si Lolo Pabian. Ngunit ang iniwan niya naman sa amin ang nagdala sa amin ng swerte sa buhay. Nakakalungkot ngunit nakakatuwa pa rin isipin. Dahil nagluksa kami sa pagkawala ni Lolo Pabian. Nakakatuwa naman dahil biniyayaan kami ni Lolo ng kaibigan na tulad ni Kulyas. At sa araw-araw na aking pagpasyal kay Kulyas, bago sumapit ang linggo ay matamlay ito at malungkot rin. Wika nito sa akin ay hindi muna siya maaaring magbigay ng numero ngayong araw ng linggo at ganoon na rin sa mga susunod. At maghintay na lamang raw ako kung kailan siya muling magbibigay. Sasabihin niya na lamang raw kung maaari na siyang magbigay uli ng numero. Ang kadahilanan niya ay baka raw ang mga numerong maibigay niya sa akin ang maging mitsa ng buhay namin nila inay at itay. Dahil dumarami raw ang mga taong nagmamatsyag sa amin. Kaya wika niya sa akin na maging maingat din kami sa kadahilanang ayaw niyang may mangyari sa aming masama. Kaya ilang buwan din ang lumipas na hindi ako pinataya ni Kulyas at wala rin itong ibinigay na numero sa akin. Wika pa nito ay may mga masasamang tao ang umaaligid sa aming tahanan at nagmamatsyag. Kaya kinausap ko rin ang inay at itay tungkol doon upang maging handa sila. Hindi ko pa man naaabot ang tagumpay sa mga oras na ito ay meron ang nagbabadyang panganib. Kaya nagdoble ingat kami at nagpalagay ako ng karagdagang ilaw sa labas ng aming tahanan upang makita ang mga tao sa gabi kung sakali mang may paparating. Hindi ko pa rin napaayos sa panahong ito ang aming tahanan dahil sa mas inuna namin ang maaaring pagkakakitaan. Pinagawan ko rin ng sari-sari store ang inay. Sa harapan lang iyon ang aming tahanan upang magkaroon ito ng dagdag kita. Naging maingat ako sa paggamit ng pera
dahil sa hindi naman ako makibarkada. At hindi rin ako umiinom. At alam ko ang hirap ng buhay. Kaya iniingatan ko ang swerteng ibinigay sa amin ni Kulyas. Madalas na rin nagpupunta sa aming tahanan si Kulyas upang makapagmasid, lalo na kapag gabi. Binabantayan nito ang paligid sa aming tahanan kung meron pa rin umaaligid sa amin. Kaya naisip ko na rin noon na palagyan ito ng pader na bakod. Ngunit hindi pa sa ngayon dahil hindi ko pa napapagawa ang aming tahanan sa mga panahong ito. Noon pa man ay pinangarap ko ng mapagawa ng magandang tahanan ng inay at itay. At ang mga iilang nasa bucket list ko na natupad na ay ang una, mabilhan ang itay ng jeep. At ang pangalawa naman ay itong bagong-bago lang na aking naipagawa, ang sari-sari store ng inay. Semento rin ang naipagawa ko rito para siguradong safe ang inay sa loob. Kaya hindi na kailangan ng inay na makilabahan at maglinis ng kuko para magkaroon ng kita. Sa harapan lang rin yun ang aming tahanan. Natutuwa ako sa sarili ko ng mga oras na ito. Dahil sa estudyante pa lang ako, ay naibibigay ko na ang mga pangarap ko para sa aking mga magulang. Kaya sobra akong nagpapasalamat kay Kulyas at kay Lolo Pabian. Bata pa lang ako noon, ay naging masinop na ako pagdating sa paghawak ng pera. At alam ko kung paano dumiskarte para makatulong sa aking mga magulang. Masakit sa aking kalooban noon na nakikitang nahihirapan ang aking inay at itay upang idaos ang aking pag-aaral. Kaya hindi ko rin lubos maisip na dadating sa amin si Kulyas. Lumipas nga ang ilang mga buwan ay muli itong nagsambit si Kulyas tungkol sa numero. Linggo nga iyon, wika nito. Itaya mo yan, anim na numero. Huwag na huwag mong kakaligtaan. Iba ang pakiramdam ko sa mga oras na iyon. Kung matutuwa ba ako o matatakot. Dahil tulad nga ng mga sinabi ni Kulyas noong mga nakaraang buwan, ay may mga nagmamasid sa aming tahanan. Kaya tinanong kong muli ito ng kaibigang Kulyas, ayaw kong mapahamak ang inay at itay. Baka ito pa ang maging dahilan upang mapahamak kami. Pagtatanong ko rito, wika naman ito sa akin. Hindi kaibigan, maayos nang muli ang lahat. At wala nang nagbabadyang kapahamakan sa inyo. Kung naalala mo, kung bakit nabasa yung isang numerong ibinigay ko sa iyo dati, yun ang signos ng sinyales. Na kung ang numerong iyon ay tumama, yun ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kaya huwag ka na muling mag-alala at magiging maluwag nang muli ang daloy ng swerte sa inyo. Wika ko naman dito. Maraming salamat kaibigan. Gayon na rin sa pag-iingat mo sa akin at sa aking mga magulang. Walang anuman yon. Itabi mo ng maayos ang mga numero. At huwag na huwag mong kakaligtaan sa Martes na itaya. Sige kaibigan. Iingatan ko ang mga numerong ito. Pagdadalawang isip ko pang pagtatanong dito. Kaibigang Kulyas, maaari ko bang ipagawa ng bahay ito kung sakaling tumama? Sambit naman ito. Ikaw ang nakakalam. Maaari mo yang ipagawa. Nasa sa iyo yon. Ngunit sa ngayon, ay huwag mo muna iyang isipin. Dahil hindi mo pa naitataya ang numero. At baka maudlot ng pagtama nito.
sabay hagik-hik ng pagtawa nito at napahawak pa sa kanyang tiyan sa kakatawa. At pati ako ay natawa sa kanyang reaksyon. Sabay wika ng, "Kulyas, kaibigan, marami ka pa namang pagkain dyan. Gayon na rin ang mga prutas. Minamasdan ko lamang ang ibang mga pagkain. At kapag namamasid kong kailangan na itong lagyan, ay saka ko ito dinadagdagan. Upang sa kahit anong oras ay maaari kang kumain kapag nagutom ka. Sambit nga pala ng inay sa akin ay madalas na raw siyang naglilinis dito." "Tuwing umaga ay nandito ang iyong inay at naglilinis. Bago ito magbukas ng kanyang tindahan, ay ito muna ang aking tahanan ang una niyang nililinisan." "Nasabi nga rin sa akin ng ina yon, Kulyas." Sabay tanong nito ng, "Kamusta ang iyong itay sa kanyang pamamasada?" "Ayun, masayang masaya ang itay tuwing bumibiyahe ito. Dahil sa hindi na ito gaanong pagod at hindi na rin stress kung papaano niya pagkakasyahin ang kita niya. At hindi niya na rin pinoproblema ang tuition ko. Kaya nakakatuwa itong tingnan. Gayon na rin ang inay. Hindi tulad ng dati na kapag umuwi ito, ay tila balisa sa kanyang pag-iisip kung papaano niya pagkakasyahin ang kanyang maliit na kita noon. Kaya napakalaking aluwan ngayon ng itay. Dahil hindi niya na yon kailangang isipin pa. Talagang biyahe na lang at wala nang kahati sa kita." "Mabuti naman kung ganun, kaibigan. Masaya ako para sa mga magulang mo. At nagkaroon din sila ng mabuting anak na tulad mo. Na hindi lamang iniisip ang kanyang sarili. At inuuna rin ang kanyang mga magulang." "Salamat, kaibigan Kulyas. Paano ba yan, kaibigan? Kailangan ko munang umuwi. Magtatakip silim na. Bukas ng hapon ay babalik ako dito. Sana, kaibigan, kung sakaling may pagawa ko man yung aming tahanan, ay lumipat ka na sa amin. Doon ka na manirahan upang araw-araw ay makasama ka namin doon." Ngumiti lang naman ito at hindi umimik. "So paano ba yan, kaibigan? Uuwi na muna ako. Maya-maya ay inilak ko na ang tahanan at agad na rin akong umalis. Habang naglalakad ay napapaisip ako. Nalulungkot din ako para kay Kulyas na lagi lamang siyang mag-isa roon. Ngunit mas pinipili niya pa rin manirahan sa tahanan ni Lolo Pabian kesa doon sa amin. Pagkarating ko sa bahay ay agad kong inilagay sa aking bag ang numerong ibinigay sa akin ni Kulyas. Upang siguraduhing hindi ko iyon malilimutan sa araw ng Martes. Tulad ng dati ay isang araw ko muli itong inalagaan habang nakalagay lamang sa bulsa ng aking bag. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Martes at tinayaan ko na ito. First draw lamang ang aking ginuhitan dahil yon ang sabi ni Kulyas. 6 combination number. Lucky pick pa rin ang ginuhitan ko. Ibig sabihin ng lucky pick ay system generated na ang magche-check ng numero ko para siguradong walang human error. Matapos ng aking pagtaya ay agad na nga akong pumasok sa aking eskwelahan. Pagdating ng hapon ay nakalabas na ako sa aking paaralan at dumaan ako roon sa branch na aking pinagtayaan. Halos manginig ang aking katawan sa aking nakita at tarantang-taranta ako na hindi makapaniwala. 642 jackpot ang aking tinamaan. 6 combination number na ibinigay sa akin ni Kulyas
lahat yun pumasok. Maya-maya ay agad ko yung ipinakita sa loob at madali naman akong inassist ng mga ito. Hindi ako nagpahalata sa mga taong nandudoon. Kahit na tila nanginginig na ang kalamnan ko at hindi ko maintindihan kung sa takot ba ito o sa tuwa. Maniwala ka man o hindi, milyon ang napanalunan ko. Wika pa sa akin ang nag-assist. Dalawa kaming nanalo. Ngunit nasa ibang lugar iyon. At kahit hatiin namin ang aming napanalunan, ay milyon pa rin ang makukuha namin. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong amount. Para na rin sa aming seguridad. Binigyan ako ng resibo ng babaeng nag-assist sa akin. At naalala pa nito ang aking mukha makalipas ang ilang buwan. Dahil sa napansin niyang ako rin ang tumaya noon at nanalo. At alam na nito ang kanyang gagawin upang hindi magsalita para sa seguridad namin. Tulad ng dati, sa mandaluyong ko yun kailangang kunin. Maya-maya ay agad naman akong umalis doon ng tahimik. At dumiretso sa tahanan ni Lolo Fabian upang makausap si Kulyas. Pagkarating ko roon ay dali-dali kong binuksan ang pintuan at nagwika ng "Kaibigan Kulyas, ito na yung numerong ibinigay mo sa akin. Napakalaki nito kaibigan. Tulad ng sinabi ko sa iyo, mapapagawa ko na ang tahanan ng inay at itay. Maraming salamat sa iyo kaibigan Kulyas." Halos maiyak-iyak ako sa mga oras na iyon sa sobrang tuwa at pagpapasalamat kay Kulyas. Wika nito. "Kailangan kausapin mo rin ang iyong mga magulang tungkol sa ganyang kalaking halaga na huwag nilang ipalam kahit na kanino ang tungkol dyan upang masigurado ninyo ang inyong kaligtasan at daan-daan mo lamang ipagawa ang inyong tahanan upang hindi naman ganun kahalata at isipin lamang ng mga taong nasa paligid ninyo na galing iyon sa pagpapasada ng iwitay at galing na rin sa inyong tindahan." "Salamat kaibigan sa iyong payo at lahat ng yan ay susundin ko." "Ano yan kaibigan? Uuwi muna ako at ipapaalam ko kay inay at itay itong resibong daladala ko." At agad na nga akong umalis. Pagkarating sa tahanan ay niyakap kong kaagad ang inay at itay. Wika ng dalawa. "O anak, anong nangyayari sa iyo? At bakit mukhang lumuluha ka? May problema ka ba anak? Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ang iyong itay." Sambit ko naman kay inay. "Hindi ho nay. Masaya lang ho ako. Dahil matutupad ko na rin ang isa pa sa mga pangarap ko para sa inyo. Maipapakita ho ako sa inyo nay. Ngunit huwag ho kayong magugulat. At huwag ho ninyong isasabi kahit na kanino. Upang maging maayos ho ang ating seguridad." At agad ko ngang ipinakita rito ang aking resibong daladala. Sa gulat ni inay sa kanyang nakita ay halos manglambot na ito dahil sa hindi ito makapaniwala na ang halagang iyon ay sa amin. Wika ko pa kay inay at itay. "May papagawa ko na ho ang tahanan na pangarap ko para sa inyo. Gusto ko ho sanang bumili na lamang ng tahanan sa subdivision. Ngunit alam kong hindi sasama sa atin si Kulyas. Kaya mas pinili ko na lang rito na ipaayos na lang ang tahanan. Gayon din ang tahanan ni Kulyas. Lahat ho ng meron tayo ngayon ay galing sa swerteng ibinigay sa atin ni Kulyas.
Kaya kahit ano ho ang mangyari, ay dito na lamang ako magpapagawa. Kinaumagahan, dahil doon sa aking pagkapanalo, ay sinamahan ako ng inay at itay sa pagkuha ng aking napanalunan. At hindi rin muna ako pumasok upang asikasuhin at makuha kaagad ang jackpot prize. Hanggang sa makuha ko na nga ang aking napanalunan at inilaan ko muna iyon sa aking savings account. Marami ang sabi-sabi na marami din daw ang naghihirap kapag nanalo ka sa loto. Yayaman ka, pero babagsak ka uli. Para sa akin, ay depende iyon sa tao. Kung hindi ka lubusang handa at meron kang mga bisyo sa buhay, malamang ay malulunod ka sa karanyaan at baka iyon pa ang ikasira ng buhay. At laking pasasalamat ko kay Kulyas dahil lagi siyang nakagabay sa akin tulad ng mga itinuro niyang mga pamamaraan upang pasimpleng tumulong sa ibang taong nangangailangan. Ginagamit namin ng itay ang kanyang jeep upang mamigay ng mga pagkain sa labas malayo sa aming lugar upang hindi mapaghalataan. At sumasama rin sa amin si Kulyas kapag namimigay kami ng pagkain. Tuwang-tuwa ito kapag nakakakita ng mga taong masaya at nabibigyan namin ng simpleng tulong. Bukal talaga iyon sa kalooban ni Kulyas at likas na talaga iyon sa kanya. Hindi rin ito tumitigil sa pagbigay ng payo sa akin upang hindi ako maligaw ng landas. Tulad nga ng sabi sa akin ni Kulyas, hindi lahat ng biyayang aming natatanggap ay sa amin lang. Kailangan namin iyong ipamahagi sa iba sa pamamagitan ng kahit na simpleng pagtulong. Hanggang sa unti-unti ko nang pinapagawa ang aming tahanan at hindi muna kami tumaya ni Kulyas upang makapag-ingat. Wika nito sa akin. Kaibigan, malinaw na ba ang numero sa iyong panaginip? Yung numerong matagal mo nang inaalagaan. Sambit ko dito. Mukhang malabo pa rin iyon, kaibigan. Ngunit kahit hindi na iyon maging malinaw, ay ayos na ako dito. Dalawang beses naman akong tumama at sapat na iyon sa akin upang masigurong magiging maayos ang inay at itay sa kanilang pagtanda. At magtatayo pa rin ako ng ibang negosyo pagkatapos ko ng aking pag-aaral. Wika nito. Mabuti kong gayon, kaibigan. Tama iyang mga plano mo. Hindi namin iyon ipinaalam kahit na sa mga kamag-anak ng inay at itay. Ngunit kapag nangangailangan naman sila ng tulong, ay hindi namin sila pinapabayaan. Nagpagawa rin ang inay at itay ng mga pag-aalagaan ng baboy upang magkaroon pa ng dagdag na kita. Hindi rin naman ako naging maluho sa katawan dahil hindi ko rin naman talaga hilig yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Pati sasakyan, hindi rin ako bumibili. Sapat na sa amin ang jeep ng itay. Ang mahalaga ay may sigurado kaming savings na ayaw na naming maranasan yung hirap na pinagdadaanan namin noon. Matagal na panahon na rin na hindi kami tumataya ni Kulyas dahil na rin sa takot ko. Ngunit binibigyan ako nito ng numero at hindi ko na yun tinatanggap dahil sa gusto kong masigurado na hindi mapahamak ang inay at itay. At sapat na ito para sa akin. Nang matapos ang aming tahanan, ay pinalagyan ko rin iyon ng pader na bakod, gayon na rin ang mga ilaw, dalawang palapag nga pala,
ang naipagawa kong bahay. Gayon na rin ang bahay ni Kulyas ay ipinaayos ko. Kaya sapat na ito para sa akin at sobra-sobra pa. Marami pa rin ang nagtataka, lalo na sa mga taong malapit sa amin. Iniisip nila kung papaano namin iyon napagawa. Inahayaan lang naman namin sila na mag-isip. Nakikita naman nila na meron kaming negosyo na maaari naming pagkunan. Makalipas nga ang isang taon ay nakapagtapos na ako ng pag-aaral upang tuparin ang pangarap ng aking inay at itay para sa akin. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa nagkaroon kami ng picture sa entablado ng aming school. Natupad ko rin ang pangarap ko para sa kanila na makapagtapos ako. Nagnegosyo naman ako upang makatulong kay inay at itay. Mas inayos ko pa yung pag-aalaga ng kanilang mga baboy roon at dinamihan ko pa ang laman nito upang mas magkaroon ng malaking kita. Mas madalas ko na rin nakakakwentuhan itong si kaibigang Kulyas dahil mas mahaba na ang oras ko para pumasyal sa kanyang tahanan. Isang gabi sa aking pagtulog ay muling napanaghinipan ko ang numerong matagal ko nang inaalagaan. At sa pagkakataong iyon ay malinaw na malinaw sa aking panaghinip. At sa aking pagising ay madali kong isinulat sa papel upang hindi talaga makaligtaan. Nang makarating ako sa tahanan ni Kulyas, wika ko rito. Kaibigan Kulyas, mukhang may gustong ipahiwatig ang numerong matagal nang nagpapakita sa akin. Ito nga pala kaibigan ang numero. Malinaw na malinaw yan sa aking panaghinip. Sambit naman ito. Yan ang magiging uling taya mo. Kaya huwag ka na magdalawang isip. At ang numerong iyan ang lubos ang magpapabago ng buhay ng iyong pamilya. Dahil dyan, kahit kailan man ay hindi na ako magbibigay sa iyo ng numero. Sambit pa nito. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lahat ng payo ko sa iyo. Na hindi lahat ng biyayang natatanggap mo ay sa iyo lamang. Kaya ipagpatuloy mo ang pagbabagi sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ginagamit ka lang rin na instrumento upang makatulong sa iba. Dahil sa mga sinabing iyo ni Kulyas, ay tila ba mas malaking halaga ang maaaring mapanalunan. Ngunit ang pinangangamba ko ay ang signos pagdating sa pagtaya ng loto. Na baka may mangyaring hindi ko magustuhan at pagsisihan ko lamang sa bandang huli. Kaya sambit ko kay Kulyas. Kaibigan Kulyas, tulad nga ng sinabi ko sa iyo noon tungkol sa signos na aking kinatatakutan. Dahil hindi natin hawak ang isip ng taong nasa paligid natin at ayaw kong balang araw ay pagsisihan kung may mangyaring masama kay inay at itay at gayon na rin sa akin. Sobra-sobra na itong meron kami ngayon at hindi na ako maghahangad pa ng mas maraming karangyaan. Ayos na sa amin itong ipinahiram na biyaya sa amin at unti-unti rin namin itong ibabahagi sa mga taong lubusang nangangailangan ng tulong. Upang ang signos na aking kinatatakutan ay lubusang maglaho. Wika nito. Tama ka, kaibigan. Kaya tinuruan kitang magbigay sa iyong kapwa upang mawala ang sumpa ng sugal. Isipin mo na lamang na pinahiram ka ng malaking halaga
at ang malaking halagang iyon ay ginamit mo sa tama upang mas lalong lumaki pa. Yung tubo ng perang iyon ay para sa iyong pamilya. Habang paunti-unti mo ring binabayaran ang ipinairam sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan. Sa pamamaraang iyon ay lubusang mawawala ang signos. Sabi ko nga, dumadaan lang sa iyo ang biyaya. Ngunit hindi mo ito pwedeng i-stack lamang sa iyo. Kailangan ay dumaloy rin ito sa iba sa pamamagitan mo. Wika ko naman dito. Tama ka dyan, kaibigan. So paano yan, kaibigan? Ano ang gagawin ko dito sa numerong ito? Sambit nito. Nasa sa iyo ang pagpapasya kung tatayaan mo yan at mananalo ka. Pagbibigay babala pa nito. Upang mabilisang mawala ang signos, kalahati ng iyong mapapanalunan ngayon ay ibahagi mo sa isang charity program na layuning makatulong yung tunay na programang tumutulong sa mga taong nangangailangan upang hindi masayang. Tulad ng mga programang tumutulong sa mga cancer patient at mga kabataang inabandona ng kanilang mga magulang. Kung hindi mo yan tatayaan, kaibigan, nasa sa iyo pa rin ang pagpapasya. Sa mga sinabing iyo ni Kulyas, ay napahinto ako at napaisip. Dahil nasa aking mga palad, ang mas malaking halagang naghihintay na biyaya. Ngunit ang kalaban ko naman sa mga oras na iyon ay ang hindi maiwasang pag-aalala sa aming seguridad. Tulad nga ng mga sabi-sabi na ang mga nananalo sa loto ng sobrang laki ay nalululong sa kung ano-anong bisyo at nakakagawa ng kung ano-anong maling gawain na nagiging dahilan ng muling pagbagsak nito. Minsan pang-araw ay nagkakasakit ng malubha ang membro ng pamilya. Ngunit alam kong hindi kami pababayaan ni Kulyas. Dahil nitong una at pangalawa kong pagtama ay itinuro naman niya sa akin ang mga pamamaraan upang mawala ang signos. Tulad ng lagi niyang pagpapaalala na magkaroon ng charity o pagbabahagi ng biyayang aking natatanggap. Sa mga oras na iyon ay nagdesisyon ako sa aming pag-uusap ni Kulyas. Pagtatanong ko pa rito, kaibigan Kulyas, anong araw ito maaaring tayaan? Sa Martes pa rin ba? Wika naman ito. Sa Biyernes, kaibigan, maaari mo na itong tayaan. Nang mga oras na iyon ay araw pa lamang ng Lunes at may ilang araw pa akong hihintayin upang makapag-isip-isip. Wika ko pa sa aking sarili. Siguro, hindi naman kalabisan kung tatayaan ko ang numerong ito upang makatulong at ang kalahati ng aking napanalunan ay ibabahagi ko sa charity program upang makatulong tulad ng turo ni Kulyas. Kesa naman, mapunta lamang ito sa iba at gamitin sa pangsariling kapakanan. Sambit ko pa kay Kulyas ng mga oras na iyon. Sige, kaibigan, ilalaban ko ito. Ngunit gabayan mo pa rin ako upang hindi kami mapahamak. Wika nito sa akin. Oo naman, kaibigan. Ipinangako ko iyon sa iyong Lolo Pabian.
Ilang araw ang nakalipas at dumating na nga ang araw ng Biyernes. Tatlong araw ding nakalagay ang numerong iyon sa aking bag. Agad akong gumising ng maaga upang makapunta sa branch na aking pinagtatayaan. Dahil sa matagal na panahon din akong hindi tumaya, tinitingnan ko kung yung dating nag-assist pa rin ba sa akin ang nasa loob. Ngunit iba na ang empleyadong nanduroon. Kaya kahit papano ay walang ibang nakakakilala sa akin sa loob. Sigurado ay endo na yon o tapos na yung kanyang kontrata sa pagtatrabaho roon. Agad akong humingi ng card na aking paglalagyan ng numero. Tulad ng dati, 6-digit number. First draw and second draw ang sinabi sa akin ni Kulyas na aking lagdaan doon. At sinunod ko naman iyon, lucky pick pa rin para iwas error. Pagkataya ko ay agad akong umuwi sa tahanan. Naghanap ako sa internet ng mga legit na charity program. Kung baga sa mga oras na yun, ay in-advance ko na ang sarili ko dahil sa takot ako sa Cygnus. Upang papalapit pa lamang ito, ay makontra na kaagad sa pamamagitan ng tinatawag na good karma o pagtulong sa kapwa. At meron nga akong nahanap at agad ko itong isinulat sa papel, pati na rin ang kanilang numero, upang madali silang makontak sa oras na magpupunta kami roon. Hindi ko na lamang isasaad ang programang ito. Ngunit base sa kanilang record, ay marami itong magagandang programa at mga natutulungan. Ibinabahagi nila ng tama ang lahat ng donasyon na kanilang natatanggap. Maya-maya ay nakita ako ng inay. Wika nito sa akin. Anak, kanina pa kita pinagmamasdan. Bakit parang balisa ka at hindi ka mapakali? Wika ko naman kay inay. Wala ho, nay. May iniisip lang ho ako. Ngunit hindi naman ho ito problema. Ah, gayon ba anak? Baka matutulungan kita. Naku ang inay. Kayang-kaya ko na ho ito. Ah, sige anak, at maiwan na kita dyan. Anay, saglit lang ho. Ang itay nga ho pala, nasaan? Naku, nasa biyahe pa anak. Sinabihan ko na nga iyon na magpahinga na muna. Total kahit papano ay may iba naman na tayong ibang pinagkakakitaan upang makapagpahinga-pahinga siya. Naku ang itay talaga. Sobrang sipag. At umalis na nga ang inay. Bumalik sa kanyang sari-sari store. Maya-maya ay natulog muna akong saglit. Dahil tapos ko na rin namang mapuntahan ang aking mga inaalagaang babuyan. At nakapasyal na rin ako kay Kulyas. Nang makaidlip ako, ay nanaghinip ako ng aking kinakatakutan. Nabangga raw ang jeep na binibiyahe ng aking itay. At dahil sa lakas ng pagkabangga, iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Mabuti na lamang at nagpunta ang inay sa kwarto upang yayain akong kumain ng tanghalian. At nakita ko nitong binabangungot. Agad naman ako nitong ginising. Anak, gumising ka. Katanghali ang tapat, binabangungot ka. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Sa aking pagising,
ay hindi ko naman iyon sinabi kay inay upang hindi makaramdam ng takot. Wika ko pa rito. Wala ho, Nay. Nananaghinip lang ho ako. Wala ho iyon. Wika pa nito. Tumayo ka na dyan at kakain na tayo. Nakapaghain na ako ng pagkain sa mesa. Kumain na nga kaming saglit ng inay. At habang kumakain ako, ay naiisip ko pa rin ang ibig sabihin ng masamang panaghinip na iyon. Alas 12:30 na iyon ang tanghali. Ay nagpunta ako kay Kulyas. Ngunit bumili muna ako ng manok na kanyang paborito. Dahil yung manok na nanduroon sa kanya, ay napansin kong malapit na iyong maubos. Wika ko rito ng aking pagdating. Kaibigan, kunti na yung manok mo oh. Heto at bumili ako ng malaki-laki. Mainit pa ito at bagong luto. Tuwang-tuwa naman itong si Kulyas habang inaamoy-amoy pa ang manok. Napakababaw lang talaga ng kaligayahan nito. At hindi ito humihingi ng kahit na anong malaking kapalit. Maliban lamang sa kanyang paboritong manok at tsokolate. Wika ko rito. Kaibigan, natayaan ko na nga pala yung numero kanina lang. Ngunit, nababahala ako. Dahil noong ako'y nakaidlip kanina, napanaghinipan ko ang itay na ito ay napahamak sa kanyang jeep na minamaneho. At nakita ko doon na nawalan ito ng buhay. Ano ba ang ibig sabihin nun, kaibigan? Maya-maya ay nagulat at natawa ako sa reaksyon ni Kulyas. Imbis na mag-alala ito, ay humagik-hik pa ito ng tawa. Sabay wika ng, "Kaibigan, huwag mo iyong ipag-alala. Dahil ang kabaliktaran ng masamang panaginip ay maganda. Tinawagan mo na ba ang iyong itay?" Pagtatanong nito, sambit ko naman ay, "Oo, kaibigan, at maayos naman daw siya roon." "Diba sabi ko sa'yo, may mas magandang balita ang paparating. Kaya iwasan mo nang mag-isip ng hindi maganda. Dahil yan ang nagiging dahilan ng iyong takot." Kinahapunan ay nagpunta ako sa aking mga alagang baboy upang pakainin na rin ito at tingnan. Meron na nga pala akong 4 na tumutulong sa akin sa pag-aalaga. Dahil hindi ko nakakayanin, mas marami na ngayon ang mga alaga kong baboy. Buwanan ko itong sinasahuran upang magkaroon na rin sila ng hanap buhay. Habang ako'y nasa aking mga alaga at nagmamasid, naalala ko ang numerong aking tinayaan. Agad ko itong tiningnan sa internet at nakita kong tumama ang numerong iyon. Nagtatakbo akong umuwi sa tahanan. Sakto naman na nanduro na si Tay. At nagpasama na rin ako papunta doon sa branch na aking pinagtayaan. Pagdating namin ng itay, ay saka ko sinabi sa kanya na muling tumama ang numero ko. Wika ko pa rito. "Tay, di ba ho gusto nyong magnegosyo ng pangpasahirong jeep? Itay, ito na ho yun." Agad kong ipinakita sa babae ang aking daladalang numero. Tulad ng dati ay agad ako nitong inassist. Sa pagkakataong ito ay ako lamang
ang nag-iisang tumama sa Ultra Lotto 658 jackpot prize. Kung ang ikalawang pagkapanalo ko ay malaki na, nagtriple ang napanalunan ko dito. Maya-maya ay agad kaming umalis ng itay pagkakuha ko ng resibo. Pagkarating namin sa bahay, ang itay na ang nagsabi kay inay tungkol doon. At ako naman ay agad kong kinuntak ang numero ng charity program na iyon na aking paglalagakan ng kalahati ng aking napanalunan upang masigurado na rin na sila nga ba iyon. Nang makonfirm ko na ang lahat, ay agad kaming nagtungo ng itay papuntang Mandaluyong gamit ang kanyang jeep. Mabilis naman namin iyong naasikaso dahil nga meron na rin akong dating record doon at mabilis itong na-confirm. Takang-taka ang mga nag-assist doon sa akin dahil sa ikatlong beses na ang aking pagtama. Wika pa ng mga ito. Sir, ano ba yan? Mukhang lahat na ng swerte sa buhay ay hinakot mo na. Ngumiti lang naman ako ng mga oras na iyon. Matapos nilang makonfirm ang lahat, ay naging maayos naman ang proseso. Makalipas ang ilang araw, ay kusa kaming nagpunta ni inay at itay sa charity program na aking pagbibigyan ng kalahati ng aking napanalunan. Habang kasama namin si Kulyas na nasa bulsa ng aking bag. Wika ko pa rito ng pabulong. Kaibigan Kulyas, ito na yung turo mo sa akin. Nagkatotoo na. Ngumiti lang naman ito habang nakatingin sa akin. Maya-maya ay kinausap namin ang leader ng programang iyon na huwag nilang isasaad na kami ang tumulong dahil ang tulong na iyon ay para sa mga taong nangangailangan na sakop ng kanilang mga programa. At pagkabigay nga namin ay agad din kaming umalis. Napakasarap sa pakiramdam na naging instrumento ang paraan na iyon upang makatulong. Hindi kami nang hinayang na ibigay iyon dahil ang biyayang ibinigay sa amin ay ipinahiram lang din ng Diyos sa amin. Kaya napakalaking tulong ng mga turo sa akin ni Kulyas. Hindi lang siya naging swerte sa amin, kung di naging gabay ko pa upang hindi mapariwara. At dahil nga meron akong malaking halaga na nakalagak sa aking bank account, ay kinausap ko ang itay na magsimulang kumuha ng jeep kahit pa isa-isa lamang upang hindi naman mahalata at siyang ipapamanage ko roon dahil siya ang lubos na nakakaalam kung papaano ang tamang pamamasahero ng jeep. At nakaalalay naman ako pagdating sa pinansyal. Wala kaming ibang pinagagamitan ng pera kung di paikutin ito sa pagkakakitaan. Dahil hindi rin naman kami uri ng tao na maraming kaibigan o masyadong palakaibigan. Kapag may pera ay painom dito, painom doon, gala dito, gala doon. Dahil unang namuhay kami nang walang ibang sinasandalan kundi kaming tatlo at gayon din si Kulyas. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong lumago ang aming negosyo. Ngunit nanatili kaming simple sa mata ng mga tao roon. At mas inuuna namin ang savings kesa sa luho. Hindi naman nawawala ang sekreto kung bakit kami nagtagumpay sa negosyo ay ang lihim na pagtulong sa kapwa ng mga turo ni Kulya sa amin. At sa awa naman ng Diyos ay walang nangyaring hindi kanais-nais sa aking pamilya.
At simula noong aking ikatlong pagkapanalo, ay hindi na muling nagbanggit si Kulyas ng tungkol sa numero. Dahil sa wika niya sa akin na sapat na rin iyon upang palaguin namin at makatulong sa iba. Wika pa ng aking inatama na magpamilya na raw ako upang magkaroon na raw sila ng apo. Ngunit tulad ng laging sambit ko sa kanila, kayo muna ang priority ko kaysa sa magkaroon ako ng bagong pamilya. Dahil sa ang layunin ko ay mas palaguin ang ipinahiram sa atin. Okay, hanggang dito na lang ang finale ng kwentong ito, mga kahiwaga. Ang pamanang duwende ni Lolo Pabian. Napakaganda ng ibinahagi ng kwentong ito. Meron siyang aral. At kung ano ang opinion mo dito sa finale, ay maaari kang mag-comment dyan sa baba. Babasahin ko yan. Ako, ang komento ko lang dito ay solid. Solid yung pagkakaturo ni Kulyas para kay Antonio. Dahil naging consistent sila sa pagtulong, hindi lang nila sinasarili ang napanalunan, kundi nagbabahagi talaga sila. Di ba marami ngayong haka-haka na pagdating sa ganito? Yung yumamang ka ng bigla tapos ilang buwan lang bumabagsak na rin kaagad. Pero nakontra nila yon. Kumbaga na maintain nila yung magandang buhay. Dahil nga dun sa mga turo na yon ni Kulyas, yun yung pinaka the best dun. Baka naman kaibigan Kulyas, pwede kitang maging gabay. So yun lang yun sa akin. Huwag mo kakalimutan yung komento mo dyan sa baba kung ano yung opinion mo dito sa kwentong ito. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.